ng mga nakaraan ay merong dalawang uri ng tao. Merong ligtas, etong taong ito ligtas, ito naman ligtas din, pero siya ay elected. Siya ay pinili ng Panginoon. Ito marahil naligtas dahil siya ay gumawa na mabuti sa iyo, o dahil siya marahil naiwan siya sa rapture pagdating ng Panginoon, hindi siya nakasama, pero pagdating ng Great Tribulation ay siya ay manindigan sa salita ng Panginoon, ligtas siya. Pero iba tong mga ni-rapture ng Panginoon dahil ito ay mga anak ng Panginoon. Praise the Lord. Ngayon, yung walang Espiritu Santo ay hindi yan sa kanya. Praise the Lord. Ang sabi ng John 11:25 to 26, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Praise the Lord. Okay? Yon. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Naniniwala ba kayo sa kanya? Kung sino sumasampalataya sa kanya, ay siya ay hindi mamamatay. Ngayon, ang salitang sumasampalataya dito ay mas malalim na kahulugan. Hindi, sumasampalataya ako sa Panginoon. Kaya pagdating sa dulo, maraming, Panginoon, kami ay nagpagaling, nangaral sa iyong salita. Kami ay humayo, kami ay everything ang ginawa namin sa iyong pangalan. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Ibig sabihin ng believeth dyan ay ang naniwala sa Banal na Espiritu Santo, na merong Banal na Espiritu Santo, na merong pagpupuno ang Panginoon, na merong pananahan na ginagawa ang Panginoon, at yon ang hindi mamamatay. Kasi kung believe it, kahit yung magtataho dyan sa labas, kahit si Satanas nga, ay sumasampalatay sa Panginoon. Nanginginig pa. Praise the Lord. Now, ang sinasabi lang dito, mga kapatid, ng prophet sa message niya, What Was the Holy Ghost Given For, 1959, ay hindi ka na maaring hukuman. Yes, pupunta tayong lahat sa white throne judgment, pero hindi tayo hukuman. Tayo ay pupunta ron upang tayo ay maging hukom. I-judge natin ang mga tao. Now, mga kapatid, tayo ay magiging judge, praise the Lord. Bakit? Hindi na tayo i-judge doon dahil ngayon pa lang ay hinuhukuman na tayo ng Panginoon. Yung mga gumagawa ng kasalanan ay sinasaway ng Panginoon. Yung mga nagmamataas ay tinuturuan ng Panginoon upang magpakumbaba. Yung mga babae na nagpapagupit ng buhok, sinasaway na natin dito. Ano yan, mga kapatid? Hinuhukuman ka na dito. Bakit? Pagdating doon, hindi ka na hukuman. Praise the Lord. Ang mga anak ng Diyos ay magiging hukom doon sa pagdating ng white throne judgment. Praise the Lord. Hindi ka pwedeng hukuman. You judge then. Judge yourself. You've judged then. Judge yourself as a fool for Christ. And in His righteousness, that day will stand immortal in His rightness. Hindi tayo pwedeng hukuman. Dahil ngayon pa lang ay hinukuman tayo. Kaya kayo magpasalamat, mga kapatid, kung tayo sinasaway ng salita ng Panginoon. Bakit? Itinutubid na tayo dito dahil pagdating ng panahon, tayo ay magiging hukom. Praise the Lord. Kaya, mga kapatid, huwag nating ikasama ng loob kung tayo ay nasasaktan sa salita ng Panginoon. Kundi, magkaroon tayo ng tamang espiritu ng Panginoon. Salamat dahil sinasaway mo ako. Praise the Lord. Sabi ni Paul, hindi ba ninyo alam na kayo magiging, nahuhukuman nyo ang mundong ito? Kaya mga kapatid, huwag kayong pupunta sa barangay chairman tapos ididimanda nyo inyong kapatid. Kasi to, mga kapatid, kung alam nyo lang na parehas kayong anak ng Panginoon at pagdating doon kayo maghuhukom sa lahat ng tao, hindi nyo gagawin yan. Bakit? Yung barangay chairman, hindi naman nakakilala sa Panginoon. Yung mga barangay tanod, tapos magdidimandahan kayong dalawa. Ibabarangay mo iyong kapatid. No, mga kapatid. Kung mas meron ka mataas na kapahayagan, hindi mo na iisipin yung mga bagay na yan. Bakit? Alam mo, ikaw ang anak ng Panginoon, ikaw magiging hukom. Tapos, mag-aaway kayo sa marahil, sa barangay, no? No. Praise the Lord. Now, you must receive the Holy Ghost. Ang sabi dito, you must receive the Holy Ghost. What is it? The Spirit of God. What is it for? To lead you, guide you, upang pangunahan ka, gabayan ka, punuin ka nito, pakabanalin ka, tawagin ka, mula sa church, ang sabi ito, called out. What is a church? What does the word church mean? Called out, separated. Praise the Lord. Aliens, called out, separated, aliens away from the world, pilgrim and stranger professing that we have here no earthly city that we desire to live in. Praise the Lord. Ikaw ay binautismo ng Espiritu Santo, ikaw ay hindi rito, kundi tayo ay sineparate sa mundong ito. Kaya tayo nandito, mga kapatid, pero hindi tayo taga rito. Pansamantala lamang tayo dito. Praise the Lord. Ang tunay na ating tahanan ay ang langit. Now, i-recap natin, merong dalawang quote ang prophet, justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost. Ang sabi ng prophet sa Future Home noong 1964, Now, when you're asked, or you're forgiven of your sin, you've only done this, taken that away. Now, nung ikaw ay lumapit sa Panginoon, babalikan natin yung justification, nung ikaw ay lumapit sa Panginoon, ikaw humingi ng tawad sa Panginoon, at nalaman mo ikaw yung makasalan, ay, pinatawad ka ng Panginoon. Is that right?
Ganun ba ginawa sa atin ng Panginoon? Amen. You've only done this, taken that away. Inalis mo yung kasalanan mo. Justification. But the thing that made you do, it is still there. That's the old root of evil. It's still there. Pero nung nagsisi ka, nung bago ka pa lang sa Panginoon, ay nandun pa yung paninigarilyo mo marahil, nandun pa yung sinungaling ka pa, nandun pa yung mapagmalaki ka pa, nandun pa yung old root, nandun pa yung ugat. Praise the Lord. Notice, then you repent and are baptized in the name of Jesus Christ that He forgave you your sin. Tinanggap mo ang Panginoon at binautis mo ang kasatubig. Justification. Now, notice, the secondly comes sanctification. Ito na, yung pagpapagimbala sa iyo ng Panginoon, which sets our mind in order for holiness. Inaayos ka na ng Panginoon, yung iyong pag-iisip ay itinatama na, yung mga lalaki ay hindi na pinagnanasa sa mga kababaihan na masama, yung nagsisinungaling ay itinatama ng Panginoon. Op, mali yan, huwag ka magsinungaling. Op, huwag ka magnakaw, isoli mo yan. Op, nakasakit ka sa iyong kapatid, gumawa ka na mabuti sa iyong kapatid, o mag-sorry ka sa iyong kapatid. To think right. Pinag-iisip kang tama, taking away, inaalis unti-unti yung mga bagay sa iyo, yung paninigarilyo, yung pag-inom ng alak, pagtaya sa loto o pagtaya sa mga bagay na ng sanlibutan. Sanctification, pagpapaging banal, is a compound Greek word which means clean and set aside for service. Nilinis ka at isinantabi ka upang gamitin. Praise the Lord. Kagaya nung illustration natin nakaraan patungkol sa tasa. Then the next comes the baptism of the Holy Ghost. Ito na. Ito yung pangatlo. The next comes the baptism of the Holy Ghost, of the fire and Holy Ghost, apoy at banal na Espiritu Santo, Espiritu ng Panginoon, that God might dwell in us, upang siya'y makapanahan sa atin. And the fire of God cleanses our hearts from sins and put the Holy Ghost inside. Yung apoy ng Panginoon, sinunog lahat ng mga bagay na hindi ayon sa'yo at pinanahan ka ng Espiritu Santo. Then we bring forth the same life that this did. Because that is in us, then put into the service of God. Then, nanahan sa iyong Panginoon at ipinamuhay mo yung kaparehong buhay ni Kristo nang dito siya sa lupa. At ikaw na ay nilagay upang maglingkod sa ating Panginoon. Praise the Lord. See, justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost. Praise the Lord. Pangalawang quote ng prophet, question and answers, noong 1961. Now, notice, justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost. Now, look here. Let me straight it now. I'm done now. I'm sinner. I'm walking this way. Lumalakad ka sa itong patungo rito sa daang ito. After a while, something speaks to me and nothing can turn me but God. Is that right? I'm turned this way. Now, when I turn around, that's my justification. Dati lumalakad ka sa kasalanan, sa mga bagay ng sanlibutan. Ngayon, itinalikod ka ng Panginoon. Ang sabi ng prophet, walang ibang magtatalikod sa'yo kundi ang Panginoon. Tumalikod ka sa kasalanan at ngayon lumalakad ka na patungo sa ating Panginoon. Justification. Is that right? Now, the picture is my object of going, the picture of Christ. Now, I want to a place where I can feel good around. Ngayon, eto na, gusto ko pang mas maging mabuti kasi sinungaling pa ako, mapagmataas pa ako, naninigarilyo pa rin ako, nag-iinom pa rin and everything. I want to a place where I can feel good. See, I'm justified. Now, I come to this stage here where I can talk to Him. Gusto ko makausap ang Panginoon because I still ashamed of myself. Nahihiya pa rin ako sa aking sarili. I still smoke. I still lie. And done little sneaking things that ought to do. Hindi na hindi kailangan gawin. Ginagawa ko pa yung mga bagay nito. And all the time, my ups and downs. Meron ka mga ups and downs. Ang sabi nito, but I want Him to cleanse me from all those things. I can really walk up to Him and talk to Him. Gusto ko pang higit na maging malinis ang buhay ko at makausap ko ang Panginoon. Alright, here it is. Sanctification. It's stage of sanctification. Now, what did it do? It strengthened me up. Itinutuwid ka na ng Panginoon. Iniayos ka na ng Panginoon unti-unti. Yun yung binalikan lang natin ang sanctification. Now, I'm going to the Holy Spirit. Ito na yung Holy Spirit. When I get into here, I'm in the Holy Spirit by baptism. Is that right? What does the Holy Spirit do? It gives me power. Ngayon yung pinanahanan ka ng Espiritu Santo, binigyan ka na ng kapangyarihan ng Panginoon. Binigyan ka ng kapangyarihan ngayon ng Panginoon magpasakop. Binigyan ka ng kapangyarihan magpakumbaba. Binigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon mangaral. Binigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon umawit. Mag-akay sa iyong kapatid, magpalakas sa iyong kapatid, binigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon na gumising ng umaga upang dumalo sa church, binigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon upang manalangin, binibigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon upang pag-aralan ang kanyang mga salita. Ito ang banal na Espiritu Santo para dyan, kaya isinugo yan. Praise the Lord. The Holy Spirit is the power of God. Ito ay kapangyarihan ng Panginoon. It was the power of God that turned me around. Ito yung kapangyarihan ng Panginoon sa justification ng itong lakad mo papunta sa sanlibutan, lahat ng maling gawi ay itinurn around ka ng Panginoon, kapangyarihan ng Panginoon. It was the power of God that sanctified me. Nilinis ka, pinaging banal ng Panginoon, kapangyarihan niya. Now, it's the power of God that's filled me. Ito ang kapangyarihan ng Panginoon, hindi ang kapangyarihan ng Panginoon lamang, kundi ang Panginoon mismo na nanahan sa'yo, pumuno sa'yo. Baptism of the Holy Ghost. Now,
Iiwan na natin yon. Spiritual gifts are not an evidence someone is saved or truly baptized with the Holy Ghost. Yung pag mga spiritual gifts, magaling mangaral, marahil nag-speaking in tongues at nagpa-prophecy, ayun ba, ibig sabihin, bautismado ng Espiritu Santo? Pwede, mga kapatid. Pero hindi pwedeng gawin nating basihan lamang yon. I do not believe that speaking in tongues is the evidence of the Holy Ghost. Sabi ng prophet nung sa question answers 1961, because I have seen witches, nakita ko ng mga mangkukulam, wizards, mga sorcerers or mga magicians, snake handlers, humahawak ng mga ahas, devils, mga demonyo, everything else speak in tongues. Ba? Mga nagsasalita ng iba't ibang wika. O pwede ba natin maging basihan na may Espiritu Santo sila? No. And it is not an infallible act of God when you speak in tongues that you've got the Holy Ghost. Hindi natin pwede maging matibay na basihan yon. But remember, the Holy Ghost does speak in tongues. Pag may Espiritu Santo ka, yes, nagsasalita ng iba't ibang wikang Espiritu Santo and the devil can impersonate it. Pero pwedeng gayahin ang kaawa yon. The evidence that you got the Holy Ghost is the life that you live. Praise the Lord. Yung buhay na ipinamumuhay mo. Pero pagdating sa nabuksan na ang mga tatak, mga kapatid, ang pinaka evidence na meron kang Espiritu Santo ay yung kaya mong tanggapin yung salita sa iyong panahon. Alam mo kung sino si Jesus Christ noon? Alam mo kung sino, hindi lang alam mo si Jesus Christ sa darating, kundi nalaman mo kung sino si Jesus Christ ngayon at kung ano ang ginagawa niya ngayon at kung sino ang sinugo niya sa panahon mo at kung ano mensahe ang sinugo niya para kanino? Para sa kanyang mga anak, para sa inyo. Praise the Lord. At malalaman mo yon. Yun ang tunay na merong Espiritu Santo na kaya niyang tanggapin ang salita ng Panginoon. Pag siya'y sinaway, nahirap sa kanyang salita ng Panginoon, ay kaya niyang tanggapin at, Panginoon, mali ako, tama ang salita. Tulungan mo ko, magpapasa ko. Praise the Lord. Pero nagmamataas. Praise the Lord. May question doon. Praise the Lord. Now, pwedeng hubugin pa ng Panginoon. Yan. Praise the Lord. Dahil ang sabi dito, ang fruit of Spirit ay, anong fruit of Spirit? Ang sabi dito, love, joy, faith, long-suffering, goodness, meekness, gentleness, patience. Hindi yung speaking in tongues. Speaking in tongues, pwedeng gift yan. Speaking in tongues is not evidence of the baptism. See? Malinaw po ba? Praise the Lord. Sabi dito sa 1 Corinthians 13:8, charity never faileth. Yung pag-ibig ay hindi lumilipas, kumukupas. But whenever there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. O pag may nagsasalita ng speaking tongues, eh, lilipas din yan. Whether there be knowledge, it shall vanish away. Ano ibig sabihin dito ng 1 Corinthians 13:8? Ang kinakailangan natin ay ang Panginoon mismo. Ang Espiritu ng Panginoon mismo sa atin, hindi ang tongues, prophecies, and everything gifts. No. Ang kailangan natin ay ang Panginoon mismo. Praise the Lord. Because tongues shall cease, and whether there be knowledge, it shall vanish away. Praise the Lord. Matthew 7:20, wherefore by their fruits, you shall know them. Hindi, by their gifts, you shall know them. Napakahusay, napakagaling. Hiniwilawagayway lamang yung kanyang damit at nagtutumbahan mga tao. Ibig sabihin ba, yan ay totoong bautismo ng Espiritu Santo? No. Wherefore by their fruits, you shall know them. Hindi, by their gifts. Praise the Lord. Matthew 7:20. Now, praise the Lord. Naramdaman nyo na, minsan ay nakaupo kayo dyan at nangaral ng ating pastor at sa pagpangaral ng ating pastor, ikaw ay biglang may nahipo ang iyong puso at ikaw ay nagpakumbaba sa Panginoon at habang nangaral ang pastor, nananalangin ka sa Panginoon at nagsisisi ka ng iyong kasalanan, meron bang nakaranas yan sa inyo? At iyak ka ng iyak na hindi mo maintindihan? Yun, Espiritu Santo, mga kapatid, tinuturuan ka sa pagsisisi. Praise the Lord. Hindi mo masabi, hindi ka na makapagsilat sa Panginoon basta ikaw ay sobrang nananalangat at ikaw ay iyak ng iyak. Yan ang Espiritu Santo ng Panginoon. Ayan ang sabi dito ng prophet. Ayaw na natin basahin para hindi tayo matigal. Matthew 24:24, For there shall arise false Christ and false prophets and shall show great signs and wonders in so much that if possible, they shall deceive the very elect. Maraming lalabas na mayroong mga gifted, maraming mga bumubuhay ng patay marahil katulad ng ginagawa ng prophet at cancer ay pinapagaling. Praise the Lord. Sabi ng prophet, marami rin gumagawa niyan pero walang Espiritu Santo ng Panginoon. If it possible, they were deceived the very elect. So yung gift ay hindi ating basihan. Praise the Lord. At yung tongues, hindi. Kundi yung tao na handa niyang tanggapin yung mensahe ng Panginoon kung anong ginagawa ng Panginoon sa ating panahon. Praise the Lord. Ayan yun. Praise the Lord. Hindi na natin babasahin yung mga kapatid. Dahil ang sabi ng prophet dyan, if they say that they have the word and then deny the word, then there's nothing to it. Praise the Lord. No matter what they do, kahit ano pang gawin yan, magpabango ng patay yan, magpagaling ng cancer yan, they might, pero pag hindi yan tinatanggap ang salita ng Panginoon,
Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ang babae hindi dapat magputol ng buhok, pero ang tinuturo niya, okay lang yan. Praise the Lord. May mali ron. Praise the Lord. They might heal the sick. Pwede magpagaling ng may sakit. They might open the eyes of the blind and deny the word of God. Ba, nabuksan yung mata eh. Mukhang totoo to. Praise the Lord. Si Balaam nga, propeta ng Panginoon. Pero hindi pa rin, mga kapatid. Now, pag dinideny ang salita ng Panginoon, anong basaya natin? Yung kayang tanggapin ang salita ng Panginoon. Dahil ang Espiritu ng Panginoon at ang kanyang salita ay iisa. Praise the Lord. At kung ikaw ay may Espiritu ng Panginoon, hindi yan tatanggihan ang kanyang sariling salita. Stay away from it. Lumayo ka dyan. Don't care what it is. Stay with that word regardless. Kahit ano yan, sabi ng propeta, wala tayo, hindi mahalaga yan. Ang mahalaga ay manatili ka sa salita ng Panginoon kahit anong mangyari. I-consider natin tong Bible example. Si Judas was one of the 12 disciples. Isa sa mga 12 disciples ng Panginoon. He preached along with them, healed the sick, nag-preach, nagpagaling ng mga patay, nagpalayas ng mga demonyo, but he shown his true colors as the son of perdition when he sold Jesus for 30 pieces of silver. Pagdating sa dulo, ay pinakita niya kung sino siya. Aba, labing dalawang apostol, isa si Judas doon. Abay, sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan upang mangaral ng salita ng Panginoon. Nangaral sila kasama si Judas. Nagbahay-bahay, nagpagaling na may sakit, nagpalayas ang demonyo. Judas, pero lumabas yung tunay na siya nung binenta niya ang ating Panginoon. Ibig sabihin, walang Espiritu Santo. Hindi ang gift ang basihan. Balaam. Si Balaam was a prophet, yes, a prophet of God. But his true colors were manifested because of the love of money and popularity he tried to curse Israel. Lumabas yung tunay na kulay niya, mukha pala siyang pera. Mas mahal niya ang pera. Jannes and Jambres were two magicians who stood Moses by manifesting the same powers of turning their sticks into snakes in the sight of Pharaoh. Ang sabi ni Moses, sabi ng Panginoon kay Moses, ano mo yung tungkod mo para maniwala si Pharaoh at magiging ahas. Ang sabi ng dalawang magicians, kaya din namin yan. Ba, naghagis din ang tungkod, naging ahas din. Ba, mga gifted, ibig sabihin, totoo rin ba yun? No, hindi sila totoo. Kaya yung gift ay hindi natin pwedeng maging basihan. Even Lucifer himself was previously an angel of light. Si Lucifer mismo ay kanang kamay ng Panginoon, pero lubas ang tunay na kulay. Now, Matthew 7:21, not everyone that saith unto me, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but doeth the will of my Father, which is in heaven. Yung gumagawa ng kanyang kalooban. Many, not few, will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Hindi ba kami nang hula sa iyong pangalan? In thy name have cast out devils, in thy name done many works, wonderful works, and then I will press unto them, I never knew you. Depart from me, you that work iniquity. Bakit? Walang Espiritu ng Panginoon, walang selyo, praise the Lord, walang tanda. Ano yung iniquity? Ang sabi ng prophet, yung iniquity ay yung bagay na dapat gawin mo, alam mo dapat gawin mo, pero hindi mo ginagawa. Tsaka yung isang bagay na hindi mo dapat gawin, ginagawa mo. Sabi lang, hindi pwede, ginagawa mo. Ito naman, bagay na dapat mong gawin, hindi mo ginagawa. Praise the Lord. Iniquity, ayon ang katampalasanan. Praise the Lord. Yan. So, lalampasan na rin natin yan. Now, the danger of not receiving the baptism of the Holy Ghost and not teaching the three works of grace. Itong kahalagahan na kailangang ituro ito, kailangang pag-aralan ito. Hindi natin pwedeng sabihin sa tao na, tanggapin ng Panginoon at tinanggap niya ang Panginoon at binautismohan siya, ligtas ka na, born again ka na at darating ang Panginoon at kasama ka. Tingnan natin, mga kapatid. Ang sabi dito, if the three works of grace were not taught properly, then those seeking God can be greatly mistaken about where they stand in God. So sabihin ng tao na iyong nasira ng salita, ano na bang katayuan ko ngayon? Ano na ba ako? Bride na ba ako agad? At bautismado na ba agad ang Espiritu Santo? Born again na ba agad ako? Praise the Lord. Ang sabi rito, yan. Some preachers will tell new converts that they are born again and going to heaven. Oh, pupunta ka ng langit, born again ka na. But they don't immediately give up sinful habits. Ayan. Hindi pa niya isinusuko ang kanyang mga maling ginagawa. And later leave the church and deny Christ by their words and action. Susunod, bukas makalawa, umalis na, hindi na nagsimba sa church. Ligtas na ba yun? Born again na ba agad yun? Kasama ba yung pagdating ng Panginoon? Because in reality, they are only justified or recently saved. Na-justified pa lang sila eh. Meron pang sanctification. Meron pang baptism of the Holy Ghost. Ngayon, kung umalis na sila at dahil itinuro ng isang preacher na ligtas ka na, born again ka na, at mahal ka ng Panginoon, at pinatawad ka ng Panginoon, pero naninigarilyo, nagiinom, at gumagawa ng mga karubal, dumalagawa, nagnanakaw. No, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, ano? Matthew 3:8, bring forth therefore fruits meet for repentance. Magpakita ka ng bunga ng iyong pagsisisi.
Nagsisisi ka pero ginagawa pa rin mga bagay na yan. Ibig sabihin, hindi ka pa totoo nagsisisi. May isa Lord, ah, nagsisisi ako. Ngayon, pagtapos nun, maglanakaw ulit. Hindi ka pa totoo nagsisisi. May isa Lord. 7 times worse than first, mga kapatid. Ito, tingnan natin mga kapatid na, listen. Luke 11, 24-26, kahalagahan ito. When the unclean spirit is gone out of man, nagsisi ang tao, tinanggap ang Panginoon, nagpabautismo sa tubig, nagsisi, at sumunod sa Panginoon. When the unclean spirit is gone, umalis yung masamang espiritu sa kanya, ay sa Lord. He walked through dry places. Yung masamang espiritu na yun, karumal, dumal espiritu, lumalakad sa mga tuyong dako, katulad ng, ano mga tuyong dako? Katulad ng mga sementeryo, mga walang buhay, seeking rest. Naghahanap sila ng kapahingahan, yung masamang espiritu na lumayas sa'yo. And finding none, he said, I will return to unto my house whence I came out. Wala akong mapahingahan, sabi ng masamang espiritu. Wala akong mapahingahan dito. Babalik ako nun sa inalisan ko, sa bahay ko. Yung tao na nagsisi na yon. And when he cometh, he findeth it swept and garnished. At tumating siya, uy, ganda. Malinis na yung dating inalisan ko. At nalinis at napamutian. Ang sabi niya, then goeth he and taketh to him 7 other spirits more wicked than himself. Oy, tara mga kaibigan, sabi niya sa masamang spirit kasama niya, yung mas masasama pa kaysa sa kanya. Siguro kung dati lang siya naninigari at sinungaling, ang mga masamang spirit mas matitindi pa sa kanya, mga drug lord, mga drug pusher, mga magdanakaw, mga mamatay tao, pumunta sa kanya and they enter in and dwell there and the last state of the man is worse than the first. Kaya mga kapatid, nakita niyo yung mga naglilingkod sa Panginoon tapos umalis sa Panginoon? O kaya mga pinabayaan na hindi sila makatanggap ng Espiritu Santo ng Panginoon? Yes, minsan umaatin pa rin, pero tignan mo yung buhay, pa-worse ng pa-worse. Makita mo yung dating kakilala mo na naglilingkod sa Panginoon, tignan mo yung buhay niya ngayon. Mas nahihirapan siya bumalik sa Panginoon. Bakit? Pagkatapos niya, Brad, ba't hindi ka naka-attend? Ah, kasi masakit ulo ko. Demonyo. Kasi hindi naman totoo masakit ulo niya. Oh, bakit ba? Busy ako eh. Busy sa trabaho. Kasi nungalin, demonyo na naman. Pagdating, nagsigarilyo siya. Pagdating, saan ka galing? Hindi ako nagsigarilyo. Demonyo na naman ng kasinungalingan. Pagkatapos, palala na siya ng palala at hindi niya namamalayan. Bakit? Yung espiritu na umalis sa kanya, naghakot pa, nagdala pa na mas matitinding espiritu. Kaya ayun ang kinakailangan, ang kahalaga na matanggap ng isang believer ang bautismo ng Espiritu Santo. Praise the Lord. Types and shadows, matatapos na tayo mga kapatid. Hindi nyo ba alam na ang earth ay isang tinipurin na siya ay dumadaan sa tatlong yugturin na ito? O works of grace, justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost bilang tipo. Yung mundo, ang mundo ngayon ay almost 6,000 years na. Nung unang 2,000 years, ay ang mundo ay binautismuhan sa tubig sa pamagitan ni nung panahon ni Noah. Praise the Lord. At nagtitipo yan sa atin bilang justification. Tayo binautismo sa tubig at nagsisi sa Panginoon. Pangalawa, ay ang earth after 2,000 years ago rin, again, 2,000 years ago, after 2,000 years ago, ang Panginoon ay pinako sa krus at tumulo ang kanyang dugo at ito'y tumitipo sa sanctification o pinaging banal ng Panginoon ang mundong ito sa pangangailangan ng kanyang dugo. At gayon din sa atin, tayo pinagiging banal ng Panginoon, sanctification stage. At pangatlo, mga kapatid, the third and final stage will be the fire baptism to come upon the earth after the battle of Armageddon. Ang mundong ito ay lubos nang napakatalino at nag-increase na ang knowledge sa mundong ito at naglikha na sila atomic bomb, hydrogen bomb, o nuclear bomb, and everything, at ito rin ang pupuksa sa mundong ito. Ngayon, ang mundong ito ay babautismuhan ng Panginoon sa apoy, sa kanyang banal na apoy pagkatapos ng Battle of Armageddon dito sa lupa, pagtapos ng mga gera nito sa lupa, at lahat ay susunugin ng Panginoon, lahat ng kasalanan, lahat ng korap, lahat ng mga bagay na hindi ayon sa Panginoon ay susunugin ng Panginoon. At ano mangyayari? Magiging bagong earth ulit. Isang magandang mundo, bagong kalikasan, bagong mga anak ng Panginoon, bagong mga hayop sa lupa, at ito'y pangangalagaan ng mga anak ng Panginoon. Kaya mga kapatid, pagdating ng panahon, tayo ay mag-aalaga ng mundong ito. Kaya hindi tayo magiging malupit sa kalikasan, hindi tayo magtatapo ng basura sa tubig, sa ilog, hindi tayo magiging makalat sa kalsada, tayo ang magiging pinakamaayos at disiplinado mga anak ng Diyos dito sa lupa. Bakit? Pagdating ng panahon, tayo mag-aalaga sa mga hayop na yan, sa mga puno na yan, sa lupang ito. Praise the Lord. Dahil ito ay ibabalik ng Panginoon sa pinaka-original. Praise the Lord. Ayon. Ayan 'yon yung ating dinaanan. Praise the Lord.
Notice that the fire baptism experience allows Jesus to return the earth. Babalik ang Panginoon pagtapos ng bautismoan itong mundong ito as the Son of David and reign for 1,000 years. At magkakaroon ng 1,000 taong paghahari, yung tinatawag na millennium. This coming of Jesus to dwell in the earth is a type of how the Holy Ghost comes to dwell and abide in our souls through the baptism of the Holy Ghost. Kung paanong babalik ang Panginoon dito sa lupa, bagong mundo na, gayon din ang Panginoon sa isang tao pagtapos niya ma-justify, pagtapos niya ma-sanctify, at panahanan siya ng Banal Espiritu Santo, ang Panginoon ay darating sa kanya at magiging bago siyang nilalang. Praise the Lord. Gayun din ang mundo ay magiging bagong mundo. Ayon, kailan? After 2,000 years, nung panahon ni Noah ay binautismoan ang mundo. At after 2,000 years again, si Jesus ay binubuan dugo at nilinis ng dugo ng Panginoon ang mundo. At pagdating ng pangatlo, after 2,000 years again, ay ang after ng Battle of Armageddon ay ano mangyayari? Millennial rest ng earth. Bagong mundo. Wala nang karumihan, wala nang kasalanan pa, isinunog na ng apoy ng Panginoon. At ito rin ay tumitipo sa tao, isang bagong tao na. Bakit? Magiging bagong tao ka dahil sinunog ng banal na apoy ng Panginoon ang mga bagay na hindi dapat sa iyo. Praise the Lord. Natural birth of the baby. Ito ay tumitipo rin ng natural birth ng pagsilang ng isang sanggol. The mother's water breaks nung siya'y mga anak ang babae, hindi ba? Pag siya'y mga anak, ang una lalabas ay panubigan. At speaks or types of justification. Then, magpapakita ng dugo at ito'y tumitipo, sanctification. At pagtapos, dumating ang Espiritu dun sa bata at ito'y umiyak, ito'y tumitipo sa bautismo ng Espiritu Santo. Bakit? Pag ang bata ay hindi dumating Espiritu doon at hindi siya umiyak, patay yon. Ibig sabihin, patay yon. Kaya pag wala kang Espiritu Santo, patay ka. Buhay ka man ngayon, pero pagdating sa dulo, patay ka. Kaya kailangan ng bautismo ng Espiritu Santo. Future home. Ayan din yun, so hindi na natin babasahin. Quote lang ng prophet patungkol doon. Ang sabi ng 1 John 5:8, pagpapatunay, and there are three that bear witness in earth, sa mundo. Ano yun? The spirit, and the water, and the blood. Eksakto ba? Nagkataon lang ba yan? Tipo ba yan? Ayan ay sinadya ng Panginoon. Dahil ayan, tipo, yung earth ay tipo ng sa tao na dadaan sa tatlong ito. And these three agree in one. Praise the Lord. Yung Israel, ipoposes nila yung promise land, yung tinatalakay na ating pastor. Yung umalis yung Egypt doon sa, yung umalis ang mga Israel, bayan ng Israel sa Egypt, ayon ay tumitipo sa justification. Ito ang daan nila dati, at ikaw ay tumalikod sa kasalanan, naging ito ang daan mo, justification ng bayang Israel. Ngayon, 40 years sila sa ilang, sila ay pinagiging banal ng Panginoon, inaayos ng Panginoon, at tinutuwid ng Panginoon. Pagdating nung sila ay pumaroon na sa pangakong lupa, ay ito ay tumitipo sa baptism of the Holy Ghost, yung promised land sa kanila ng ating Panginoon, Israel. Ang sabi naman Ezekiel, ito na ang last. Ezekiel 36:26, and a new heart, listen mga kapatid, are you listening to me? A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Ang sabi rito, bibigyan ko kayo ng pusong, hindi ng pusong bato, kundi pusong laman o bagong puso, at pagkatapos ay bibigyan ko kayo ng bagong espiritu. Praise the Lord. Justification then, yung pag tinanggap mo ang Panginoon, meron ka pang maling espiritu, pangit na espiritu, bibigyan ka ng bagong espiritu ng Panginoon. Ano yon? Magbabago na ang espiritu mo sa kaloob mo. Pagdating dito, and I will put my spirit. Binigyan ka ng bagong espiritu at binigyan niya yung kaninong espiritu? My spirit within you and cause you to walk in my statutes and you shall keep my judgment and do them. Praise the Lord. Ang sabi dito, ng Ezekiel, justification, binigyan ka ng bagong puso, at sanctification, binigyan ka ng bagong espiritu, at pagdating ng baptism of the Holy Ghost, sino? My spirit I give unto you. Sino yon? Ang Panginoon mismo. Praise the Lord. Ayan ay tipo. So pagpalain kayo ng Panginoon, palakpakan natin ng Panginoon. Praise the Lord. Tayong lahat ay yuyuko, at kung luloobin ng Panginoon, ay tayo po ay magkakaroon ng bagong topic na sa susunod, kung ito'y luloobin ng Panginoon o kung sino ang kalooban ng Panginoon. Let's bow our heads. Lord, maraming salamat po sa munti mong mga salita sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Lord, hindi lang ito maging isang pag-aaral, Panginoon, o aralin sa amin, kundi malaman namin kung nasan ang kinatatayuan namin ngayon at kung ano ang dapat namin gawin at magsumikap pa kami at mag-strive pa kami sa bagay, Panginoon, ng bautismo ng Espiritu Santo. Lord, hindi lang kami manatili na kami ay pinatawad, hindi lang kami manatili na kami ay pinaging banal, kundi Lord, pagsikapan namin, Panginoon, na kami ay panahanan mo ng Banal Espiritu Santo at siguraduhin namin na ito'y natanggap namin at ito ay magiging sigurado na kami, we are eternally secured, Panginoon, pag kami ay natanggap namin ng Banal Espiritu Santo, dahil ito ang magtuturo sa amin ng lahat ng bagay, ito ang maghuhubog sa amin, ito ang magdadala sa amin sa kapakumbabaan, ito ang magdadala
nila sa amin sa kasakdalan. Pagpalain po ang aking mga kapatid, minsan pa, in Jesus Christ, name, this is our prayer. Everybody say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless you. Praise God. Amen. Sino po ba pinagpala sa pangaral ng ating kapatid? Amen. At maraming ba natin palakpan muli ating Panginoon? Hallelujah. Praise the Lord God. Meron bang pagpupuri sa inyo mga puso sa umagang ito? Amen. At sabi nga ng awitin, kahit anong mangyari, kahit anong kalagayan ng ating puso, pupurihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So sa umagang ito, kung gusto natin matanggap ang banal na spirito ng Panginoon, kailangan nating isuko ang ating mga sarili sa Kanya. Ibigay natin ang ating mga iniisip sa Kanya at magtiwala lang tayo na Siya ang gagawa sa lahat. Amen. Praise the Lord. Awitin natin yung I Give My Mind habang tayo po ay naghahanda sa ating gawain sa umagang ito. Kung pwede po ay mag-compress po tayo sa bandang unahan at tayo po ay sama-sama na magpuri sa ating Panginoon. Tulungan po tayo ng ating mga diakono na tayo po ay magsama-sama dito sa bandang unahan. Mas maganda po na yung mas malapit sa hapagkainan, yun po ang nakakain ng mas marami, mga kapatid. Praise the Lord God. Amen. Sa E. Hallelujah, Lord. I give my mind completely to you, Lord. Fill me with your thought and make it all brand new. Let me leave it all. I just want to be like you. I give my mind, hallelujah. Oh, I give my mind completely to you, Lord. Fill me with your thought. Tayo lahat muli ito tayo. Make it all brand new. Change my life. Let me live in all that's true. I just want to be like you. Maaari ba natin ilakas ang ating mga papuri sa Panginoon? I give my mind. Hallelujah, Lord God. Oh, completely to you. Fill me with your thoughts and make it all brand new. Change my life, change my life. Let me live in all that's true. I just want to be like you. First answer, hallelujah. Oh, take me and hold me, teach me to be still. Hallelujah, Lord God. Oh, lead me and guide me. Pray, Lord God, completely to you, Lord. Fill me with your thought. Oh, and make it all brand new. Change my life. Is that your prayer? Hallelujah. Oh, let me live in all that's true. Oh, I just want to be like you. Second stanza, hallelujah, Lord. Oh, search me and cleanse me, Lord God. Oh, purify my heart. Oh, change me, Lord, yeah. Change me, Lord, and transform me, Lord. Transform me in
your image, let me stand. Hallelujah! I give my mind over completely to you, Lord. Pinapasakot namin sa'yo lahat, Panginoon. Lahat na mga iniisip namin, Panginoon, sa magandang ito. Sakupin mo, Panginoon, Lord God, aming buhay, Panginoon. Baguhin mo, Panginoon, aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord! Oh, I just wanna be like you. Third stanza, hallelujah! Oh, break me, Lord! Yes, Lord God! Oh, and still I be like you. Yes, Lord, reveal me your pure word. Let your light shine through me. I give my mind completely to you, Lord. Oh, fill me with your song, Lord, and make it all brand new. Change my life, won't you change my life? Let me live in all that's true. I just wanna be like you. I give my mind, Lord God. Oh, I give my mind completely to you, Lord. Fill me with your thoughts and make it all brand new. Change my life, let me live in all that's true. Lord, I just wanna be like you. Lord, I just want to be, Lord God. Oh, I just wanna be like you. Hallelujah. Praise the Lord God. Amen. Yes, Lord Jesus. Tayo muli ay manalangin sa Panginoon. Lord, kagaya po ng awit, Panginoon, nais namin, Lord, ibigay ang aming mga iniisip, Panginoon, sa umagang ito. Lord, hindi lang sa mga natural na mga bagay, Panginoon, kundi sa mga kasalanan, Lord God, na natatago sa aming mga puso, Lord. Kaya mo, Lord God, na ipasakop namin ito sa iyo, Lord. Lord, kung nahihirapan kami, Panginoon, na mamatay sa aming sarili, Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Hindi namin kaya, Panginoon, Lord God. By your grace, Lord God, lamang kami nagtitiwala, Panginoon. Lord Jesus, kami mga tupa, Panginoon, Lord God, na naliligaw, Panginoon, namin landas. Pero, Lord, dahil meron kaming pastor na nagmamahal, Panginoon, meron kami, Lord God, na Panginoon, Lord Jesus, na maalalay sa amin, Panginoon. Ay, Lord, nararamdaman namin, Panginoon, Lord God, na kami, Panginoon, ay bahagi, Panginoon, Lord God, ng iyong salita, Panginoon. Sa umagang ito, maraming salamat po sa lahat ng biyayang natanggap namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan ng aming mga haluluwa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord God, sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan, Lord. At Lord God, narito kami, Panginoon, upang magpuri sa iyo, Panginoon, sa lahat ng iyong ginawa, Panginoon. Magpasalamat, Lord God, sa lahat ng aming natanggap sa iyo, Panginoon, Lord God. Salamat sa pagtutuwid ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord God, sa pagkukumpleto ng aming buhay, Panginoon, Lord God. At Lord Jesus, salamat sa pag-asa, Lord God, na nasa amin ngayon, Panginoon. Dalahin ko, Lord God, sa umagang ito, Lord, na ikaw po ang siyang mangusap, Panginoon, sa amin. Sa awitan pa lang, Lord God, ay kaya mong mangusap sa aming mga kapatid, Panginoon. Kaya mo, Lord God, na magpagaling, Panginoon, Lord God, through your word, Lord Jesus. Lalong-lalo na, Panginoon, sa pagdating ng iyong salita, Panginoon. Ay, Lord God, kaya ito, Lord God, na mag-alis, Panginoon, ng lahat, Lord God, ng alalahanin, Panginoon. Lahat, Lord God, ng mga bagay, Lord God, na aming pong iniisip, Panginoon, na hindi karapat-dapat sa iyong harapan, Lord God. Nawa, Lord God, ikaw po ang siyang kumilos sa gawain ito, Panginoon. Basbasan mo, Panginoon, namin, Pastor, Panginoon, ng mga ngaral sa umagang ito. Pahiran mo ang kanyang labi, Panginoon, Lord God. At Lord, maipangaral lang yung salita, Lord God, with boldness, Lord God, na kami, Panginoon, Lord God, ay makareceive nito sa umagang ito.
Purihin ka, Panginoon. Pasalamatan ka, Panginoon, Lord God, sa lahat ng iyong ginawa, Panginoon. Sa iyong kataas-taas ang pangalan, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Magkamayan po tayo sa bawat isa. At sabihin natin na, praise God. Pag pinagpala ka, kapatid, amen, sa magang ito, pinagpala ka, sister, pinagpala ka, brother, amen, habang ating inaawit yung I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Ganun nyo lang po mababatiin ang bawat isa, batiin nyo ang bawat isa, mga kapatid. Oh, I love you with the love of the Lord. Magkamayan pa tayo, mga kapatid. Hallelujah. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you, yes, Lord, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. Alam nyo ba ang salita ng Panginoon ay kayang magpalaya sa umagang ito? Amen. Kaya niya tayong, tayo ay madala dun sa kung nasan siya ngayon sa umagang ito. Kung tayo lang ang papasakop sa kanyang presensya sa umagang ito. Hallelujah. Alitin natin lahat ng mga alalahanin sa umagang ito at ibigay natin sa ating Panginoon. Awitin natin yung, praise God, break every chains, break every chains. Amen. Yes, Lord. There is, amen, sa E. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power, oh, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up. Are you that army? Yes, Lord. There's an army rising up. There's an army rising up. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the blood. Oh, there is power in the blood of Jesus. Panahon ngayon ang pagpapalaya ng Panginoon. Hallelujah. Ba't hindi ka lumaya, kapatid? Hallelujah. Amen. Oh, there is power in the blood of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. Oh, there's a bride, she's rising up. Hallelujah. Oh, there's a bride, she's rising up. There's a bride, she's rising up. To break
every chain, break every chain, break every chain. Let the bride rise up. Oh, there's a bride, she's rising up. Hallelujah, Lord God. Oh, there's a bride, she's rising up. There's a bride, she's rising up. To break every chain, break every chain, break every chain. There's a bride, hallelujah. Oh, there's a bride, she's rising up. Hallelujah. There's a bride who's rising up. There's a bride who's rising up. Break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain. Break every chain. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Beyond this flesh that you can see now, beyond the weaknesses of this flesh, there is a connection. Hallelujah. Oh, beyond this flesh that you can see now, beyond the weaknesses of this flesh, there is a connection. Hallelujah. Invisible with the other side. I don't know how, I don't know why, I cannot explain the love of God for my soul. But down inside of me, when I hear the word, bakit hindi kayo maging malaya sa pagpupuri sa Panginoon? Hallelujah! I say amen. Oh, I don't know how, I don't know why, I cannot explain the love of God for my soul. But down inside of me, when I hear the heart sings amen. I say amen. Second stanza. Now he has said I will be perfect with the virtues of Jesus Christ himself. But I look around, I see so much imperfection shown to me by the devil, my enemy, trying to keep me sad and depressed. But I stand right up on my two. Lahat natin ang pag-awit sa Panginoon. I look at him straight in the eye and I say, I don't know how, I don't know why, I cannot explain the love of God for my soul. But down inside of me, when I hear the word, my heart says amen. I say amen. Oh, I don't know how, I don't know why, I cannot explain the love of God for my soul. But down inside of me, when I hear the word, my heart sings amen. I say amen. I don't know how,
don't know why I cannot explain the love of God for my soul. But down inside of me, when I hear the word, my heart say, amen. I say, amen. I cannot explain the love of God for my soul. But down inside of me, when I hear the word, my heart say, amen. I say, amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Yes, I way to heaven. None can walk up there. But heaven, walking up the King's highway. It's a highway, hallelujah. Oh, it's a highway to heaven. Oh, none can walk up there but the pure in heart. It's a highway to heaven. Brighter, my Lord gets lighter. I'm walking up the King's highway. Yes, Lord, there's joy in the way. With Him I'm going. I'm walking up the King's highway. Hallelujah! Oh, it's a highway to heaven, Lord. None can walk up there, Lord, but the pure in heart. It's a highway to heaven. I'm walking on the King's highway. It's a bar, hallelujah. Oh, it's a highway to heaven. Oh, none can walk up there, but the pure in heart. I'm walking up the King's highway. Hallelujah. Yes, Lord God. Let me say glory. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Dahil lahat po ay makakupo na. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Yes. Amen. Dahil tayo malaya na ay makakalakad tayo sa King's Highway na inihanda sa atin ng Panginoon. Praise God. So, minsan kasi kailangan nating umalis doon sa nakasanayan nating rotation. Amen? Kailangan minsan, sabi nga, mag-iba ka naman. Praise God. Para naman mawala yung tradisyon. Kasi minsan, pagka naging paulit-ulit na lang, nagiging tradisyon na lang sa atin, tatawagin natin yung ganito, ganyan. Pero salamat sa Panginoon dahil malaya tayo sa umagang ito. Hallelujah. Amen. Praise God. So, ngayon ay tatawagin ko ngayon si Brother Romy Balio para po tayo ay magbigay ng patotoo sa ating Panginoon. Si Brother Roming, praise God. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise the Lord God sa buhay ng ating kapatid. Magandang umaga sa ating Panginoon. At sa mga kapatid, dahil hindi aksidente na makati na ako dito ngayon,
Dahil ang sabi ko noon tuwing linggo ako'y atin doon sa church na ginagawa namin. Pero sabi ko, Lord, dito muna. Dahil napakabuti ng Panginoon. Di ko alam kung paano umpisaan ang kabutihan niya. Share kong kabutihan niya. Pumunta kami ng gawain sa Baguio. Kasama ko si Pastor Popong at si Pastor Danner. Napuntaan namin lugar na apat na church. Talagang napakalayo ang biyahe namin. Sa loob ng umalis kami ng Pangasinan ay Sabado ng umaga. Dumating kami doon sa dulo ng Bontiran Ilocos at saka Mountain Province. May gawain doon sa tulong ni Lord dahil napakabuti. At ng umaga ng Linggo, tatlong gawain ng may gawain ng umaga hanggang umabot ng gabi, tatlo yun. Hanggang umabot kami ng Sagada at pabalik, umabot ng alas 10 kami doon sa isang church, mayroon pa rin gawain. Sa tulong ni Lord, talagang napakabuti talaga. Nung sa huli ay paakyat kami sa bundok, sabi ni Pastor Popong, di ko na kaya umakyat. Sabi sa akin, maiwan na tayo, Brother Ruming, pag hindi mo na kaya. Natatawa lang ako dahil talagang nakita ang kabutihan ng Diyos. Kahit ganun kalayo, nakaakat pa rin ako. At pagdating ng amin ng bahay, pagkatapos ng gawain doon, pauwi na rin kami ng Pangasinan. At pagdating ko ng bahay, ang pakiramdam ko ay tulad ng dati na walang sakit. Dalang napakabuti talaga niya. At kahapon, nung, dahil pangalawa ko nang punta dito, dahil naririnig ko ng trabaho ng mga anak ko na kapatid natin sa Panginoon. Habang anak ko yun nandoon, nagpapahinga, parang problemado sila. Sabi ko, Lord, nanalangin ko kung anong kalooban. Tatlo ako na naginip na ako'y nagbabantay sa trabaho. Sabi ko, Lord, anong kalooban nyo, kaya ko pa. Pero karahapon, doon sa trabaho ni... umikot pa ako nung dumating ako kung saan may problema. Sabi ko, malaking problema ang trabaho ni Sister Lia. At ako'y upo, sabi ng gano'n. Dahil magkalapit ang kanyang trabaho, mainit, naglalakad ako. At habang ako'y naglalakad, nagbulay-bulay ako, Lord, parang akong walang karamdaman. Dahil sa totoo yan, nung inabot ko yung masakit, lahat ng aking katawan, nandoon ang malabong paningin, lahat ng kasukasuan ko nandoon. Tumataas ang dugo ko. Pero sabi ko, Lord, napakabuti mo talaga. Alam mo po, sa totoo yan, noong nakaraang Linggo, tumaas ang dugo ko. Sabi ko, Lord, masakit ang ulo ko masyado. Lord, hindi na ako umiinom ng gamot matagal na. Ano ba ito? Sa talagang nanalangin ako, uminom ako sa Lord, patawarin niyo ako, sabi ng ganon. At simula noon, mag-igit sa Linggo na, hindi na ako umiinom ulit. Kaya sabi ko, Lord, napakabuti mo talaga. Alam mo ang aming pangailangan. Sa totoo yan, dahil talagang malaki nakatulong ang church ng Pasig doon sa ginagawang church. Dahil walang pundo talaga. Nung nakarang Linggo, sabihin ko na ito kung gaano kabuti ang Panginoon. Nangailangan kami ng financial 400,000. Sabi ko, kinausap ako ni Brother Joshua, sabi ko, o sige, may kaibigan akong nagpapatulong na gano'n. Sinamahan kami. Sa oras din yon binigay yung pangailangan namin, 400,000. Alam niyo po, talagang napakabuti ng Diyos. Dahil sabi ng aking anak, Ama, sabi nila,
ayaw ka rin na makita nung project manager. Sabi niya, sa trabaho, doon sa isang trabaho ni Brother Joshua, ako yaw kong makita mga rubal dito. Alam niyo po, sabi ko ganon, nung sinabi nga nalulungkot ako, pero sabi ko ganon, walang imposible sa Diyos kahit ganon sinabi niya. Mababali yun. Alam, sumunod na linggo, tinawagan si Brother Joshua. Sabi niya, kailangan ka namin makausap. At nandoon, nag-umpisa na siya. Talagang walang imposible, kahit sinong ano yan, kung kalooban ni Diyos, hindi mababali. Dula nung isang trabaho dyan sa likod dito, sabi ng safety, huwag na kayong pumasok dahil makulit kayo. Sabing ganon. At sige, kung gusto nyo, yan ang gusto nyo, sabi ni Brother Noel, hindi kami papasok. Hindi sila pumasok. Yung araw, kinabukasan, sabi ng project manager, kinausap yung safety, kung yan hindi napapasok, kung hindi madidil ito, i-challenge namin sa'yo. Sabi ng safety, kinabukasan, tinawagan sila, bahala na kayo dyan. Kung anong gawin nyo, bahala kayo dyan. Kaya yung mga ano nila, kung kalooban ni Lord talaga, yung patakaran mababali yun. Dahil napakabuti ng Diyos talaga. Ay, isa rin pasalamatan ko. Dahil salamat sa iyong panalangin. Yung aking anak, alam ni Pastor yun. Parang ayaw ko nang umati ng gawain. Dahil nakakahiya. Pero sabi ko ngayon, pinahintulutan ni Diyos, parang may patutuo sa aming lugar. Sumisigaw talaga, madalas. Pero, nung nakita ng aking hipag, sabi sa akin, Roming, ganun lang ba yon? Kadali. Pinagaling ni Lord, mataba na si ngayon. Nagmamaniho ng sasakyan. Umaati ng gawain, panglima niya atin ngayon. Dahil na walang imposible sa Diyos. Ganon ang Diyos na pinaglilingkuran. Kaya sabi ko sa aking mga pamilya, kung maglingkon lang tayo sa Diyos, itudo mo na. Kasi, sabi ko, inahamong ko kayo, tulad ng noong tinanong ako ng pinagbibili na materials, kung anong ginagawa church, ano yung Katoliko? Hindi, born again. Pare-parehas din yun eh. Bulnagin din, bulnagin ka nun. Hindi parehas. Kasi kung bulnagin ka talaga, dati maramot ka, ngayon kung bulnagin, hindi ka na maramot. Kung kuripot ka ngayon, ngayon hindi na kakuripot. Sabi yung ganun, yun ang bulnagin. Bulnagin ako, sabi yung ganun. Tapos ganun ka pa rin. Hindi ka pa rin. Ganun ang ating. Sabi, ganun ang gusto ng Diyos. Kaya sabi ko sa aking mga anak, talagang talagang walang imposible talaga sa Diyos. At ganun, at binabalik ko ang kapurehan sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Amen. At salamat sa patotoo ng ating kapatid. At sabi nga, iba-ibang pagsubok lang yung nilaranas natin, pero alam natin na meron itong patutunguhan dahil tayo ay nakaangkla sa ating Panginoon. Praise God. Salamat sa Kanya at sa patutuong yan. At ngayon naman po ay babatiin naman natin ang ating mga kapatid sa umagang ito. Mga bisita natin na kasama po natin sila at marami po ako nakikita ngayon na mga ibang muka. At siguro mga bisita po sila, so batiin natin sila. Amen, Sister Lala Africa from Tacloban. Pwede po ba siyang tumayo para po ma-recognize natin? Amen. Nandun po siya sa bandang likod. Amen. God bless you. Amen. Abang tinatawag ko na rin ang lady choir. Amen. At tawagin natin ibang mga bisita. Wala na. Wala na. Ang dami ko nakikita. So, welcome po kayo sa gawain ng Panginoon. Kung hindi man po kayo nabate, alam ng Panginoon yung mga pangalan nyo. Amen. Kahit hindi namin ma-recognize yung pangalan nyo ngayon, pero alam ng Panginoon lahat yan. Praise God. So, tawagin ko na po ang lady choir para nilang awitin sa Panginoon. Thank you.
Praise the Lord. At salamat sa wedding yan. At hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang ating Panginoon sa pagtawid sa Jordan. Praise God. So ngayon ay dadako na po tayo sa lahat ng announcement natin. At isusunod na po natin ang mga magpa-birthday at ang ating tithes and offering pagkatapos ito. Amen. Youth song practice sa ganap na alas dos mamaya sa February 14. Mamaya po yan, hapon. Praise God. Amen. So, inayahan po lahat ng mga kabataan dyan. February 25 din, ay isa mga kabataan din na youth convention na gaganapin po sa Overcomer Worship Center sa Taytay Rizal. Ang tema po ay Perfecting of the Bride. Amen. Sa February 25 po yan, 8 to 5 p.m. Praise God. General service po tayo sa February 28, last Sunday of the month, dahil alam ko po ay tutungo po ang ating pastor patungo sa Pampanga para po mag-communion po. So, pakitandaan na lang po, pakitala, at kung meron man po kayo meron po mga kapatiran na kapitbahay kayo or nakikilala nyo, ay ipagsabi nyo na rin na meron po tayong general service sa February 28 at last Sunday of the month po yan. Amen. Meeting of Ladies Department Officers after the service tungkol po sa financial report ng bawat group, ang kanilang pag-uusapan at ang profit remittance sa last Sunday of the month din sa ating service na general. Amen. So, men's devotion po natin, pagpapatuloy po ng Bible Numerics Part 2. Amen. March 1, 2016, ang sa ganap po na alas 8 ng gabi. Amen. So, alam po natin na napag-aralan na po ang number 6. Ngayon naman po ay pag-aaralan naman yung ibang mga numbers. Amen. Sunod po, sa March 23 to 26 naman po, Wednesday to Saturday, ay meron pong International Youth Camp 2016 sa Cavite State University in Dang, Cavite. Ang registration fee po ay 750. Amen. Yun lang po. At ngayon naman ay batiin naman natin ating mga kapatid na mag-birthday po sa buong linggong ito. Amen. At batiin natin sila sa ating mga ngiti. Amen. At yun na lang yung natin sa kanila, regalo. Amen. Kung wala man tayo may regalo sa kanila, ay ngitian man lang natin sila. Praise God. At palakpakan natin sa pangalan ng Panginoon. Praise God. I will give you peace at all times and in every situation. Sa 2 Thessalonians 3:16. Amen. Ang magbabirthday po sa linggong ito, si Brother Domeng Olala, kay lolo ko. Amen. Si Dade. Happy birthday, Dade. Praise God. At syempre, ang aking kapatid, si Brother Balcres Dinieba. Amen. Sa February 14 din po. Ngayon din po yan. Happy birthday sa aking kapatid. God bless you. Sister Yana De Luna, sa February 16 po. Sa Tuesday. Happy birthday, Sister Yana. Amen. Praise the Lord. Si Brother Juanito Suarez. Birthday po niya sa February 16. Sa Tuesday po yan. God bless you, Brother Juanito. Sister Merly Anubero, sa February 18 naman po, sa Thursday. God bless you, Sister Merly. Amen. Si Brother Alan Lariba. Amen. February 18, sa Thursday din. Amen. God bless you, Brother. Happy, happy birthday sa'yo. Amen. Sister Lilia Solano, February 20, sa Sabado po yan. God bless you, Sister Lilia. Brother Larry Benera, sa Saturday din po, February 20. God bless you, brother. Amen. God bless you from your family. Happy birthday na rin from your family, Elect Bride Assembly. Amen. At tatawagin ko po si Brother Ed para po ipanalangin sa ating mga kapatid. Brother Ed, God bless you. Praise God. Tayo po lahat ngayon yuyuko sa panalangin. Ama namin, Diyos na banal, kami po'y nakikipagsaya, Panginoon, sa mga kapatid namin nagdiriwang na karawan. Salamat sila'y binayaan mo ng panibagong araw. Ibig sabihin nito, may panibagong pagkakataon kami para mapaglingkod sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na magawa nila, Panginoon, ang mga dapat lang gawin, Panginoon, para sa taong ito, Panginoon. Marahil ang nakarang taon ay may mapagkukulang kami, Panginoon. Panginoon, hayaan mong ang taong ito ay magawa nila, Panginoon, ng Our Lord, ang magbibigay ng kapurihan sa iyo. Sa araw nito, Panginoon, hayaan mo matanggap nila, Panginoon, ang pagpapalang nilaan mo sa kanila, ang mga regalong kailangan nila, Panginoon, para sa kanilang karawan. Ingatan mo kanilang kalusugan, ingatan mo, Panginoon, ang kanilang buhay. Palain mo, Panginoon, ang Panginoon, para sa araw nito, pagpalain mo sila, Panginoon. At ganoon din, ma, dumadako kami sa pagkakaloob
Ikaw po ang patuloy magpala, Panginoon, sa bawat kapatid naming makikibahagi sa gawaing ito. Pagpalain mo sila ngayon, ang kanilang buhay, ang kanilang kalusugan, Panginoon. At hayaan mo rin, Lord, kasihan mo ng Espiritu, Panginoon, ang bawat isangan, Lord, na hawak nito, Panginoon. Hayaan mo maingatan ito na may karunungan. Salamat na marami sa araw na ito. Inaalay po namin ang lahat para sa iyong kapurihan sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Amen. Wait, hindi natin. I wanna say thanks. Habang tayo nagkakalob. I wanna say thanks. Thanks. Oh, I give you thanks for all you've done. And I am so blessed. My soul has found rest. Oh, thankfulness in our heart. Oh, I wanna say thanks. Oh, thanks. I give you thanks for all you've done. And I am so blessed. My soul has found rest. Oh, Lord, I give you thanks. Hallelujah. Lord, I wanna say thanks, thanks. I give you thanks for all you've done. And I am so blessed. My soul has found rest. Oh, Lord, I give you thanks. And I am so amen. Praise God. Sino ba nagpapasalamat sa Panginoon? Hallelujah. Praise God. Alam nyo, kulang yung salitang thanks lang eh. Dapat thank you. Amen. Pero para sa Panginoon, mas kulang pa rin yun dahil hindi sapat yun. Ang maibibigay lang natin sa Panginoon ay ating mga buhay sa Kanya. Praise God. So ngayon, itatayo po muli tayo. Amen. Hallelujah. At ialay natin ang ating mga sarili sa paglilingkod sa Panginoon sa umagang ito. Amen. Huwag natin ipagkaila sa Kanya yung mga amen sa kanyang salita. Amen. Huwag natin ipagkaila sa Panginoon yung mga hallelujah natin. Praise God, dahil doon na paparangalan natin ang ating Panginoon, hindi man sa mga financial natin, kundi sa kanyang binigay na salita ay ating inaaminan at ating pinapamuhay. Praise God. Hallelujah. Sino ba malaya sa umagang ito? Hallelujah. Sino ba malaya sa umagang ito? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Awitin natin yung We'll Sing Forever habang aking tinatawag ang ating pastor. Praise God sa pangaral ng salita ng Panginoon. Sa chorus lang. Amen. We'll sing forever. We have just begun. As David's drums his heart, bringing in the song. As the angels we send, the bride will lift her voice, so glad to meet her Lord, forever to rejoice. We'll sing forever, we'll sing forever, we'll sing forever. Bagay ito ng aming gawain. Yes, Lord.
Hiniling po namin, dakilang Diyos, ang lubos na pamamahala mo. Sakupin mo po ang iyong lingkod, isipan, spirito, katawan, kaluluwa, Panginoon, na ako'y magsilbing instrumento lamang sa iyong kamay para iyong magamit upang Lord, tugunin ang pangailangan ng mga anak mo sa pamamagitan ng salita mo na iyong padadaanin, Lord, sa aking bibig. Hiling ko po na, Lord, pakita mo makapangyarihan ang iyong sarili sa aming kalagitnaan at tulungan ang bawat isang nangailangan ng tulong mo. Hipo, Lord. Hallelujah, na kailangan nila, Lord, bigay mo po para sila'y makabangon, mapagaling. Lord, mapasiglang muli, Panginoon, mabigyan ng tagumpay sa anumang pakikipagbakang kanilang kinakaharap. Ilan ko po na itaboy mo ang mga espiritu na kontra sa iyo sa aming kalagitnaan at ayaw mo ang dakilang espiritu ay magkaroon ng Lord kadakilaan sa aming kalagitnaan. Nang sa ganun, Panginoon, sa dulo ng aming gawain, sama-sama kaming makapagtaas ng kamay at makapagpasalamat at Lord, magpuri sa iyong kabanal-banalang pangalan. Dahil yun lang po ang aming tunay na hangarin at layunin. Mabigyan ka ng karangalan sa araw na ito. Mapapurihan ka. Sambahin ka ng aming buong kaluluwa at buong puso, Panginoon. Lahat ng ito ay aming tinataas sa iyo ngayon, Lord. At naalala namin, Panginoon, ang mga special requests. Like, Panginoon, si Brother Edgar Evasco, Panginoon, na ngayon ay inilipat nila sa ospital, Panginoon, ng Laguna. Iling ko po na ikaw ang patuloy na mamahala sa kanila. Ikaw po ang tumulong sa aking kapatid, sa Lord, na konting consciousness na meron siya, na tumawag sa iyo, humawak, Panginoon, sa iyong pangako, Lord, at maghimala ka, Lord. Ang katotohanan na hanggang ngayon, Panginoon, ay meron pa rin siyang hinagap, Lord, sa kabila ng Lord, acute bleeding, Lord, ng kanyang utak, Lord, ay isa nang himala, Panginoon. But we want more of your miracle, Lord, para sa aming kapatid, Lord, sa kanyang pamilya. Palakasin mo po sila at this time, oh God. Ganun din po ang asawa, ang biyanan, Panginoon, ni Brother Peter Gamalo sa Bohol, na na-stroke kamay ko pong, Lord, tumulong sa kanya. Huwag mo hayaan siya'y pumanaw na hindi ka nakikilala, Panginoon. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Gamitin mo si Sister Joe at Brother Peter para maipakilala ka ng lubusan, Panginoon, sa taong yun, Ama. Salamat po. Tataas namin lahat na ito para sa iyong kapurihan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Amen. God bless you. Good to be in the house of the Lord this morning. Can we say amen to that? Amen. Amen. At tutuloy po natin ating pag-aral tungkol sa buhay ni Moses. This is Moses part 35. Tungkol pa rin po ito dun sa kanta niya, farewell song niya sa Israel, na punong-puno po ng mayayamang katotohanan. Hindi lang po basta awitin, kundi ito'y isang prophetic song, okay, na nagsasaysay ng kasaysayan ng Israel, ng katapatan ng Diyos, pag-aalaga, pagbamantay sa kanila, even before, bago pa sila mag-exist as a nation, sila ay iniingatan ng ating Panginoon, pinaglalaanan na ng maraming mabuting bagay. And Israel, remember, is a type of each one of us as His elect. Amen. Ang Israel ay palaging tipo ng nobya. Kaya, kung ano man ang ginawa ng Lord sa Israel, amen, magkakaroon kayo ng idea kung anong ginagawa niya sa inyo ngayon. Gagawin pa niya sa inyo sa hinaharap. So gusto kong daling kayo sa ganyang direksyon sa umagang ito. Deuteronomy chapter 32, simula sa verse 8 hanggang 12. Tagtapos sa iupo tayo. When the Most High divided to the nations their inheritance, when He separated the sons of Adam, He set the bounds of the people according to the number of the children of Israel. Wala pang Israel, pero ang lahat ay sinukat na niya ayon sa bilang ng Israel. Nung paghati-hatiin niya ang lupa para sa iba't ibang uri ng tao, lahat ng kaayusan na iyon ay ayon sa pakikinabangan at ikabubuti ng kanyang bayang pinili, ang Israel. Verse 9. For the Lord's portion is His
people. I want to read that again. For the Lord's portion is His people. Jacob is the lot of His inheritance. He found him in a desert land, in the waste howling wilderness. He led him about. He instructed him. He kept him as the apple of His eye. As an eagle stirreth up her nest, flattereth over her young, spreadeth abroad her wings, taketh them, beareth them on her wings. So the Lord alone did lead him, and there was no strange God with him. Amen. May the Lord add His blessings, the reading of the word. Amen. Maraming tayo magsipo. Gusto kong balikan natin sandali yung verse 9. At dito ko kukunin ang ating titulo ngayong umaga, dito sa parteng ito ng ating pag-aaral. For the Lord's portion is His people. Ang bahagi ng Diyos ay ang Kanyang bayan. So, pamamagatan natin ito ng the Lord's portion. The Lord's portion. Hallelujah. For the Lord's portion is His people, Jacob is the lot of His inheritance. Yung salitang portion, when you say, ito ang aking portion, it signifies a certain allotment out of another group, which is a special possession or inheritance. The most valuable part of His whole possession. Yung pala ibig sabihin noon, pag sinabing the Lord's portion, yun yung bahagi nakatangi-tangi para sa Kanya. Okay? Ibig sabihin nun, maaari siyang magkaroon ng iba pang mga pag-aari, pero yung Kanyang portion ay special sa Kanya. Alright? So, isa itong sabihin natin, grupo ng tao, lupon ng mga tao, na pinili mula sa iba pang mga lupon, at ito'y Kanyang ginagawaran ng isang special na pag-aalaga. Special na pagmamahal. Iba ang pakikitungo niya dito kaysa sa ibang mga lupon. Iba ang biyayang binibigay niya dito kaysa sa iba. At, you know, maraming tao ang nahihirapang intindihin ang katotohanan yan, na merong pinipili ang Diyos mula sa karamihan, pagkatapos ito ay tatratuhin niya ng espesyal, hindi tulad nung trato niya sa iba. And still be just in doing it. Hindi nila maintindihan niyo na kayang gawin yun ng Diyos at siya'y manatiling matuwid pa rin. You see, because they're looking at it, amen, at the perspective of a man. Man's perspective. Pero dapat tignan ito sa pananaw ng Diyos. You see, sinong mag-a-advise sa Diyos? Kung sinong pipiliin niya at hindi niya pipiliin. Ang sabi nga sa Biblia, kahabagan ko ang gusto kong kahabagan. Amen. Parurusahan kung gusto kong parusahan. Hallelujah. Sabi niya, inibig ko si Jacob. Amen. Bago pa siya isilang. Si Jacob ay inibig ko, si Esau ay kinamuhian ko bago pa makaalam ng anumang mabuti't masama ang dalawa. It's God's election. Alam niya ang kanyang ginagawa. So, if He chooses one over the others, amen, ito ay matuwid pa rin dahil ang Diyos ang pumili. Siguro kung tao ang pumili, magka-question ka. Pero ang Diyos ang pumili. Sino tayo para mag-question sa Kanya? Hallelujah. So, ang sabi dito, ang portion daw ni Lord, the Lord's portion is His people. Like the earth was chosen by God for a certain purpose, certain special purpose. Actually, the earth is the only planet in the solar system that can bear life. Amen? Ito ang tanging planeta na maaring kakitahan at kung saan ang buhay ay maaring ma-maintain. Sabi nila, medyo nakakita raw sila ng sign sa Mars na pwedeng may mabuhay doon. Pero hanggang ngayon, teorya lang yun. Diba? Haka-haka lang yun. Wala silang matibay na ebidensya. Bakit? Kasi out of all the planets, ang tawag dito, ang mundo
ang special portion, kumbaga, ng Diyos for a certain purpose. Siya lang ang inilagay sa pwesto kung saan, amen, siya ay umiikot sa, tawag dito, sa orbit. Diba? Nang tawag dito ng araw in a place na hindi masyadong malayo, kasi kung pinalayo pa niya ng higit ay magiging masyadong malamig, hindi pwedeng magkaroon ng buhay. Hindi rin masyadong malapit para hindi masyadong mainit, dahil kung pinalapit pa niya ay hindi pwedeng mabuhay ang sinuman o anumang living creature. Pero inilagay niya sa pwesto na tamang-tama lang para doon, hallelujah, ay sumagana ang buhay. So we can say earth is a special portion among all the rest of the planets in the universe. It's a chosen place. Hallelujah. Ang mundo, ayon kay Brother Branham, ay isa sa mga redeemable attributes ng Diyos. Alright, meron pa ba kayong ibang planeta na nabasa sa Biblia na nakalagay ang kanilang pangalan? Think of it now. Siya ang pangalan ng mundo ay inilagay saan? Hallelujah. Sa aklat ng buhay. Sa Biblia. Can you say amen? Because it is redeemable. It's part of His attributes. Hallelujah. Tulad din ito ng meron tayong mga special na mga pag-aari na itinatangi natin kaysa sa iba. Alright? Para lang ipakita sa inyo ng gusto kung ibig sabihin ng portion. Right? God's portion. Or the Lord's portion. For example, meron kayong mga damit. Hindi lamang isa lang damit natin na sinusuot natin tuwing Linggo. Sino ba dito isa lang damit? Wala naman siguro, no? Pero, sa dami ng ating damit, meron tayong paborito. Siguro dahil sa klase ng tela, o dahil sa fit sa'yo, parang angga-angga ang dalhin, you know. At marahil mahal, pinaghirapan mo, ginastusan mo. Kaya nung yun ay makuha mo, yun ay ginawa mong special portion mo. Susundan niyo ba ako? Paborito. Amen? Na sa tuwing kayo ay pipili, pag nakita mo yun, wala nang tanong, yun ang dadamputin mo. Kaya minsan, hallelujah, meron akong damit, na parang yun lang ang damit ko dahil madalas kong damit. Madalas kong isuot. Bakit? It's special to me. It's a special portion to me. Special among other belongings that I have. Diba? Like yung mga players ng iba't ibang sports. Diba? Si Efren Bata, re example, marami siyang tako pero meron siyang special tako. Diba? Yun talaga yung kumbaga pambato niya yun. Diba? Merong mga bola tayo, for example, iba't ibang sports, pero meron tayong special na bola na gusto, palagay natin pag ito ginamit natin na high pointer tayo palagi. Amen? Yun ang ibig sabihin nun. When you say the Lord's portion, it's a special group of people chosen from other groups of people. Amen? Na kanyang tinatangi, minamahal ng higit, binibiyayaan ng higit, inaalagaan ng higit. Can you say amen? Binabantayan ng higit. Kesa sa iba. Hallelujah. Ang mga babae, meron silang maraming menu. Amen. Isa sa mga unang pinaghahanda ng mga ikakasal ay ano, mga iba't ibang uri ng luto. Pag nag-asawa sila, gusto nila marami silang mailuto sa kanilang makakasama sa buhay. Pero sa kinadami-dami noon, meron siyang paulit-ulit na niluluto. Special portion, paborito, marahil paborito ng pamilya. Maraming iba't ibang putahi tayong alam. Pero amen, pagka may special gathering, yun unang naisip natin, ah, kaldereta tayo. Hallelujah. Naalala ko nung si Jacob ay mamamatay na, tinipon niya lahat ng kanyang mga anak. At pagkatapos ay pinamanahan sila. Remember? Diba? Ikaw, Ruben, dito ka sa lugar na ito. Ikaw, Naphtali, dito ka sa lugar na ito. Ikaw, Issachar, dito ka sa lugar na ito. Pero meron siyang isang lugar nang sabi, kanyang nakuha sa pakikipagbaka sa mga, I believe it was, ito sa Jebusites. Kanyang kumbaga, nakuha ito
sa pamamagitan ng pagtataya ng kanyang buhay. Amen? He won that particular spot with his own sword and with his own bow. Pinaghirapan niya. Yun. Amen? It involved much labor on his part. At ang sabi niya, halika dito, Joseph. Itong pinaghirapan kong lugar, sa'yo ko ibibigay. Amen? Pwede niya ibigay yun sa iba, sa panganay, o sa iba pang mga kapatid ni Joseph. But Jacob, amen, ay may karapatang pumili kung sino ang pagbibigyan niya ng special place. At binanggit na ito'y pinaghirapan ko. Tinaya ko yung buhay. It is special to me. It's a special portion. Pero Joseph, sa'yo ko ibibigay. Hallelujah. Now, ibaling natin sa atin. Kung hindi nyo pa nagagawa kanina sa aking pag-i-illustrate. Kung Israel, ang chosen people niya, ang kanyang portion, amen, it's only a type. Palaging pagbaling sa spiritual, i-multiply mo yan ng maraming ulit. Ibig sabihin, ang pinili, ang bride, ang church, ang special, hallelujah, object of His love. Siya ay katangi-tangi. Siya'y pinili mula sa maraming iba pang mga tao. Hindi ibig sabihin na hindi niya mahal ang ibang mga tao. Hindi ibig sabihin na hindi niya inaalagaan, hindi niya binabantayan, at di siya nagmamalasakit sa ibang mga tao. Pero iba ang malasakit niya dito sa grupo ng mga taong ito, because she is His special portion. Hallelujah! He is the Lord's portion. Or she is the Lord's portion, I should say. Ang iglesia. Hallelujah! The church is the object of the Lord's special joy. Sa kanya siya nakasusumpong, nakararanas ng kagalakan na hindi niya dinadanas sa ibang mga tao. Amen. Sa kanya ay meron siyang makalangit na layunin. At sa kanya ay nag-aabot siya ng special na biyaya. Tingnan natin ang pagkakahalintulad ng Jerusalem sa kanyang iglesia. Sa Psalm 76, verse 2, ito ang pagkakasama ng scripture. In Salem also is his tabernacle. Salem is the old name of Jerusalem. Remember, dito nanggaling si Melchizedek, which means peace. Hallelujah. City of peace. Salem. Sabi, ito raw ay ang kanyang tabernakulo. And, sabi niyo ito, and his dwelling place in Zion. Right. Now, maraming iba't ibang lugar sa Israel, pero itinangi niya ang Salem above the rest of the places in Israel. Yung lugar na yun, particular the spot na yun, ay pinili ng Diyos para gawing ano? Kanyang tabernakulo. At ang sabi, and His dwelling place in Zion. Amen. Tinawag ding Zion yung spot na yun kung saan pinili ni Lord actually para tawag dito, palitawin yung kanyang bayan na pananahanan ng iglesia. Are you following me? Sana maintindihan nyo. Amen. Ang dahilan kung bakit pinagtatalunan, pinag-aagawan, merong maraming atensyon na ibinibigay ang mundo dito sa lugar na ito na napakaliit. Dahil alam ng Diablo na merong dakilang plano ang Diyos dun sa lugar na yun. Yun ay pinili niyang lugar. At remember, ang Diablo, lahat ng pinipili ni Lord, gusto niyang wasakin. Gusto niyang sirain. Gusto niyang agawin. Kaya, ganun na lamang ang pagsisikap niya. Amen, para ito ay, amen, makuha. Amen, ito'y dumihan at baluktutin. Salaulain. Kaya nga, tatlong major religions ang nandun ngayon. Sa particular spot na yun,
ang Kristyanismo, ang Muslim, ang mga Muslim. Amen? Ano pa? Ang mga Hudyo. Because it's a chosen place. Alala nyo, ang Diyos, palagi siyang may pinipiling lugar. At ang sabi niya, yung lugar na piliin ko, kung saan ilagay ko ang aking pangalan, doon ko lang kayo katatagpuin. Doon nyo gagawin ang pagsamba. Doon nyo ibibigay lahat ng alay nyo. Doon nyo titipunin ang inyong ikapu. Right? At sa Old Testament, it's always been Jerusalem, Salem, Zion. Can you say amen? Hallelujah. Now, yung lugar na yun ay mistulang tahanan ng ating Panginoon because He wants that place to be His tabernacle. Ano bang tabernacle? Diba? Tahanan yan ng Diyos eh. Alright? At tatanungin ko kayo, saan ba kayo pinakapanatag sa lahat ng lugar? Sa eskwelahan? Sa opisina? Sa bahay! Sa bahay kayo pinaka-at ease, pinaka-komportable, pinaka-panatag. Sa bahay kayo, amen, yung nagagawang i-express ng lubusan kung sino kayo. Diba? Kaya nga palagi ko sinasabi, amen, pagka gusto mo malaman kung sino talagang tao, bumisita ka sa kanila nang hindi mo sinasabing bibisita ka. Dahil kung ano yung itsura ng bahay, kung paano inaayos, kung anong ulam, kung anong tugtugin, kung anong nakalagay sa mga dingding, at lahat, express who they are. Makikita mo ang katauhan niya sa pamamagitan ng ano, ng nakikita mo sa kanyang tahanan dahil doon niya in-express ang kanyang sarili. So the same thing with God. Amen. Meron siyang piniling lugar kung saan nais niya express ang kanyang sarili. Isang lugar na kanya ituturing na tahanan niya. Marami iba pang lugar na magaganda. Higit na magaganda marahil kesa doon sa lugar na yun. Pero yun ang pinili niya. Doon niya gustong ihayag ang kanyang sarili. Doon siya pinaka-comfortable sa lahat. Hallelujah. At doon siya may pinakamaraming gagawin. Hallelujah. For example, kung ako'y imbitahan nyo sa inyo at sabihin nyo, Pastor, welcome ka sa bahay namin. Feel at home. Total, birthday mo naman eh. Kaya, kahit anong makita mo, kunin mo lang, Pastor. Buksan mo lang yung ref at kung anong makita mo, kainin mo. Kung kilala nyo ako, masyado akong mahihain para gawin yun. Kahit pa sabihin nyo, ulit-ulit, amen. Kahit anong makita ko doon sa rep, kahit pa sabihin nyo, kunin mo lang, kainin mo lang, hiya ko lang. That's just me. Sadyang hindi ako panatag kahit pa nga gaano yung sabihin, welcome ka, gawin mong bahay. The fact is, hindi ko bahay yun. Diba? Kahit anong pasabihin mo, gawin mong bahay, turing mong parang tahanan mo, sarili mong bahay ito, hindi pa rin yung bahay ko. Diba? Maraming tikman ko yung Gatorade doon. At siguro, pumiraso ko nung chocolate bar doon. Pero wag nyo asahan na uubusin ko. Because I'm not at home. Hindi, kung sa bahay yan, aba hindi magtatagal ng isang oras yung chocolate bars na yan. Dahil mag-aagawan kami ni Mrs. Because it's our home. Amen. Huwag mong asahan na porkit sinabi mong feel at home, ay hihilata ako kung saan-saan dun sa bahay mo. At pagkatapos pag kumain ako, itataas ko ang aking paa. At magkukuya-kuya-kuya ako. I can do that. In my own home. At my own home, pero hindi ko gagawin sa inyo. Amen. Kahit pa, malay ko, baka may mga camera dyan. Titignan ko siya nang malaman ko naman paano kaya si Pastor umasal pagka nag-iisa. The fact is, it's not my home.
iba yung bahay ko. Anytime gusto kong bumangon, babangon ako. Kahit alas tres ng madaling araw, bubuksan ko yung ref at kakainin ko lahat ng kung anong meron doon sa ref. At walang magko-question sa akin. Ako bumili nun eh. Ako kumastro. Ako nagbabayad ng kuryente at lahat. That's my home and I express myself as freely as I can. I mean, kung ano ako, doon yung makikita ng gusto. Kasi tahanan ko yun, doon ako at ease, doon ako komportable sa lahat. Ganon din ang Diyos. Meron siyang iglesia na kung saan komportable siyang ihayag ang kanyang sarili. Hindi siya nangingiming ipakilala ng gusto ang kanyang sarili sa kalagitnaan ng iglesyang yun. Marahil maimbitahan siya sa ibang iglesia at magpagaling siya ng konti at magbigay siya ng konting kapahayagan at magbigay siya ng mga kaloob at mangaral siya ng konti pero sa bride, sa piniling bayan. Hallelujah! Amen! Lahat ay gagawin niya para ipakilala ang kanyang sarili. Ibubuhos niya ang lubos na kapahayagan ng kanyang sarili, kagaya ng ginagawa niya sa Elect Church ngayon. Naintindihan niyo? Praise the Lord. Now, his home, of course, is also a place of his rest. His church is a place of his rest. Hallelujah. Matthew chapter 16, verse 18. Sabi dito, and I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Alright? Sa ibabaw ng batong ito, ang bato ay hindi si Jesus, hindi rin si Pedro, kundi ang kapayagan kung sino si Jesus. Upon this rock, ang pinag-uusapan nila ay, sino baga ako sa inyo? Ano bagang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Ano bang kapahayagan nila sa akin? Sabi nila, ikaw ay isa sa mga propeta, Jeremias, Isaias, so on and so forth. Pero ano bang palagay mo sa akin, Pedro? Sabi, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw si Kristo, anak ng Diyos na buhay. Hallelujah! Praise God! Sabi niya, mapalad ka, Pedro, dahil hindi ipinahayag sa iyo ng laman at dugo ang bagay nito, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sa ibabaw ng batong ito, ano yung kapahayagan kung sino siya? Upon this rock, I will build my church. At yung salitang church na ay galing sa salitang ecclesia. Ecclesia. It's a Greek word ng ibig sabihin ay assembly, a gathering of citizens called out from their homes into some public place. Yung pala ibig sabihin ng church. It's an assembly. Kaya ang tawag dito sa church natin ay Elect Bride Assembly. Tinipon ng Diyos. Kinuha mula sa iba't ibang tahanan. Can you say amen? Sa inyong sariling tahanan para tayo magkasama-sama, magkatipon dito sa public place na ito. That's the church, Ecclesia. Hallelujah. So, hindi pwedeng sa bahay ka lang nag-church. At makikinig ka na lang ng tape. Dahil ang sabi, kayo ay iglesia kapag kayo ay kinuha sa inyong mga bahay at tinipon sa isang public place. Hindi rin pwedeng sa bahay na lang kayo nag-streaming. Okay lang yun talaga, wala nang option, hindi talaga pinapahintulot yung sitwasyon. Pero kung magde-decision kayo, at may streaming naman, din ako magsisimba pag linggo kahit kailan, church din naman yan. Dahil ang sabi sa Biblia, dalawa o tatlo nagkakatipon kami sa harap ng streaming. But also the church is what? Mga tao na kinuha mula sa kanilang mga tahanan para tipunin sa isang public place. It's actually a church in the church. Church in the church. Bakit? Because you are also the tabernacle of God. Know ye not that ye are the temple of the Holy Spirit? The Spirit of God dwells in you. 1 Corinthians 3:16, right? Hallelujah. So it's a church in a church. Ikaw ay iglesia ni Lord, pero ikaw ay dinala sa iglesia ni Lord para makipagtipon sa ibang mga iglesia ni Lord. Hallelujah. It's an assembly of Christians gathered for worship in a religious meeting. Alright, Ephesians chapter 1 verse 18.
Sabi dito, the eyes of your understanding being enlightened that you may know what is the hope of His calling and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Alright? So si Paul, kinuha niya yung idea na nilalaman noong awit ni Moises na tayo daw ay ano? Mana ng Diyos. Tayo yung special portion niya. We are the Lord's portion. At ang pagkakasabi niya dito, amen, that the riches of the glory of His inheritance, nansaan? Nansaan yung kanyang inheritance? Yung kanyang mana, nansaan? Nasa mga banal. It's the Lord. Praise be to God. Ang tayo ituring na mana ni Lord, ng Diyos na may likha ng langit at lupa. Think of it now. Minsan masyadong maliit ang tingin natin sa ating sarili. Pero sa tingin ni Lord, kayo ang mana ni Lord. Nasa sa inyo ang mana niya. Kayo ang special portion niya. Hallelujah. So His inheritance is in the saints. Hallelujah. Deuteronomy 32 verse 9. For the Lord's portion is His people. Balikan lang natin. Jacob is the lot of His inheritance. Yung salitang lot ay galing sa salitang kebel, a cord, rope, a measuring cord, or line, territory, or band. Ibig sabihin ito, panukat. Si Jacob, ang Israel, ang panukat ni Lord. Amen? Baling mo sa espiritual, ang iglesia, ang panukat ni Lord. Amen? She is a cord, a measuring cord of the Lord. Kaya nga, di ba, nung pagkatiatiin ng mundo, amen, ginawa yun sa pamagitan ng bilang ng Israel. Amen? So pwede natin sabihin, maraming mga bagay na ginagawa si Lord base sa kapakanan ng kanyang iglesia. Base sa ikabubuti ng kanyang pinili. May mga pangyayari na hinayaan niyang mangyari. May mga gera na hinayaan niyang pumutok. May mga presidente na hinayaan niyang mailuklok. Amen. At matanggal sa luklukan. Amen. Para sa kanyang mga pinili. Think of it now. May paraon na pinalilitaw para alagaan ang bayan. May paraon na tinatanggal at pinapalitan ng ibang paraon para ano? Para ang bayan ay itulak para tumupad ng scripture. Amen. May mga tawag dito dictators na pinalabas ng Diyos sa kasaysayan para ano? Para ang Israel na nagpangalat ay ano? Ay persecute para lahat sila ay magnasang bumalik sa lupang pangako dahil pinangako ni Lord na sila'y titipunin ulit at katatagpuin sila ni Lord sa kanilang promised land. Yes. Kung hindi nangyari yung persecution, kung hindi nangyari, amen, na lumitaw yung mga buhong na dictator na yon, amen, ay hindi sila babalik sa kanilang lupain. Ano yon? Ang Diyos, ginagawa niya lahat ng bagay ayon sa pangako niya sa kanyang pinili. Dahil sila ang panukat ni Lord. Ang iglesia ang panukat ni Lord. Sinusukat niya ang lahat sa pamamagitan niyo. Praise be to God. Deuteronomy chapter 7 verse 6. Itong sabi ng scripture, for thou art a holy people unto the Lord. Thy God, the Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto Himself above all people that are upon the face of the earth. The Lord hath chosen thee to be a special people. Tang sabi, above all people on the face of the earth. Yung salitang chosen ay galing sa salitang bokar. To choose, to elect, or decide for, selected. Ikaw ay pinili ni Lord. Pinagpasyahan ni Lord. Hallelujah! Amen. And He decide for you. Ibig sabihin nun, mga desisyon niya ay para sa pabor mo. Kung meron siyang desisyon gagawin, kinukonsider ka niya because you are His elect.
Hallelujah. Appreciate the message, Future Home. Ang sabihin ni Brother Branham, amen, na kinonsider ni Lord yung panlasa mo doon sa klase ng tahanan na iahanda niya para sa iyo doon sa eternity. Dahil tayo ay variety. God is a God of variety. Pero masyado siyang particular doon sa panlasa niyo. Dahil siya ang may lika sa inyo. Alam niya yung mga hilig niyo at gusto niyo magpapaligaya sa inyo. Na kahit yung titirhan niya doon sa Future Home, hallelujah, kanyang aayusin, i-design para yung nais niyo. Na marahil hindi niyo dinadas dito. Hindi kayo nagkaroon ng pagkakataon. Hindi kayo nagkaroon ng means para ma-enjoy. Pero pagdating doon sa kabilang buhay, ay hinanda ni Lord para sa inyo. Because you are special to Him. You are chosen. He decides for you. You are elected. You are selected. Hallelujah. God has chosen thee to be a special people unto Himself. Hallelujah. Salitang special ay galing sa salitang segulo, which means possession. Valued property. Yun eh. Nasabi ko sa inyo. Diba? Pinahalagahang pag-aari. Peculiar treasure. Alright, so verse 7 ng ating kapitulong tinatalakay, sabi dito, the Lord did not set His love upon you, nor choose you, because you were more in number than any people. Ang pagpili niya ay hindi base sa dami o kaunti. Hindi kayo pinili dahil kayo ang pinakamarami, ang sinasabi niyo sa bayan ng Israel. Amen? He did not set His love upon you, nor choose you because you were more in number than any people. For you were the fewest of all people. No wonder the Lord Jesus Christ, sa kanyang, amen, ministry nung nandito siya, hindi niya kailanman sinabi dun sa mga tagasunod niya, fear not my big flock. But He always said, fear not my little flock. Hindi kayo pinili kayo, hindi dahil sa kayo'y makapangyarihan at malakas. Hindi dahil sa maganda ang katangian nyo. Hindi dahil sa mabait kayo. Are you listening to me? Hindi dahil sa anumang bagay na taglay nyo sa inyong sarili. Kundi pinili niya kayo because He loved you and His love is selective love. Tandaan nyo ito. Amen. God's love is selective, elective love, I should say. Not selective, but elective. Yung mas proper na salita na gamitin. Amen. Dahil ang pag-ibig niya sa inyo ay before the foundation of the world. You cannot say, no, ako'y maligtas, sinimulan akong ibigin ni Lord. Nung hindi pa kayo umiibig sa Kanya at hindi nagbibigay ng panahon. Hallelujah, nung kayo'y nagtatampisaw sa kasalanan. Ang sabi sa Biblia, nung makasalanan pa tayo, inibig niya na tayo at namatay na siya para sa atin. Because His love is elective love. Kilala na niya, pinili niya na ang kanyang bayan bago pa itatagan sa libutan. Hindi sa mayaman kayo, hindi dahil sa magaling kayo kumanta, hindi sa anumang bagay. But, verse 8, because the Lord loved you. Yun eh. Because the Lord loved you. Sino ang magtuturo sa Kanya kung sino ang dapat niya ibigin at hindi? Sino ang magtuturo sa akin para sabihin kung sino ang dapat kong ibigin ng higit? Kesa sa gitna ng maraming kababaihan. Amen? Well, kayo bilang mga sister, kapatiran dito sa church, mahal ko lahat ng sister dito sa church. Pero huwag kayong mag-expect na pagdating ng Valentine's Day, bibigyan ko kayo ng rose at ng tsokolate. Abay, para sa mahal ko lang yan. Sa pinili ko. Doon sa katangi-tangi kong asawa.
na pinili ko sa kalagitnaan ng maraming mga babae. Mahal ko rin kayo. Pero hindi pwedeng yung pag-ibig ko sa asawa ko ay katumbas ng pagmamahal ko sa inyo. Siya ay special fortune ko. Siya'y pinili ko. Siya lang ay uwi ko sa bahay mamaya. Is that right? Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Mahal niya ang iba't ibang iglesia. Nagmamalasakit siya sa lahat. Pero isang iglesia ang iuwi niya sa tahanan na kanyang hinanda. Alam, hindi pwede yung pagmamahal niya sa wise virgins ay katulad dun sa foolish virgins. Hindi pwede yung pagmamahal niya dun sa wise virgins ay katulad dun sa mga righteous nations lang sa labas ng syudad. Or else dapat pinagsama-sama niya dun sa Jerusalem. Dun sa syudad, sa loob ng syudad. But no, nagpapakita yun na meron talagang tinangi si Lord. Sino magkukasyon? Sino magkukasyon sa inyo na Sister Bennett ang pinili ko? Tao lang ako, ha? Eh, lalo pa si Lord. Sino sa inyong magkukasyon? Amen! Siguro ang kailangan nyo alamin, kasama ka ba doon sa pinili ni Lord? Hallelujah! At ayon sa tugon mo sa salita ni Lord, hallelujah, diyan malalaman mo kung ikaw ay pinili ni Lord dahil ang sa akin ay nakikinig ng aking mga salita. Sabi niya sa mga pariseo sa Diseo, hindi niyo ako pinapakinggan. Hindi niyo matanggap yung aking sinasabi dahil hindi kayo sa akin. Kayo'y sa inyong amang diablo. Hallelujah. My God, meron palang mga tao na ang tatay ay ang diablo. Mm-hmm. Praise the Lord. Verse 8, but because the Lord loved you, and because He would keep the oath which He had sworn unto your fathers, hath the Lord brought you out with a mighty hand, and redeemed you out of the house of bondmen from the hand of Pharaoh, king of Egypt. So Psalms 33, verse 12. Sabi dito, blessed is the nation whose God is the Lord. Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom He had chosen for His own inheritance. Pinagpala, mapalad, ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon, at ang bayan na pinili niya para maging sarili niyang mana. Alam niyo si Lord, nagta-tight din siya. May tight din siya. Hindi siya nag-uutos anumang bagay na hindi siya willing na gawin. Okay? Pag diniman niya isang bagay, ito'y kanya ring ginagawa. Like yung mga Levites. Nung sabihin ni Lord, bigyan niyo lahat na ikapu niyo dyan sa mga Levites na yan. Yung mga Levites ay may utos din na sila ay mag-ikapu. Diba? Tumatanggap sila at nagbibigay sila ng ikapu. Bakit ko sinabi yan? Amen? Because, amen, sa kanadami-dami ng tao, mistulang tight ang piniling bayan ng Diyos. Ano yun ba yun? I think there's a scripture there. There's a quote. Inahanap ko yun. Sabi ni Brother Benham, the Lord's, the earth's tithing is His church, is the bride. Mistulang ikapu yaong pinili niya sa kalagitnaan ng maraming tao. It's a special inheritance only, amen, for Him. Hallelujah. At you know what? Nagdeposito siya ng kanyang bini all throughout the ages. All through the church ages, meron siyang dinipositong ikapu niya sa bawat iglesia. Alam na ipangalat niyang salita ni Lord. Ang kanyang sariling salita doon sa kapanahonan yun. Ano yun? That represents His portion. Bahagi niya yun sa bawat panahon.
Kaya nga yung mensahe at saka yung binhi niya na nakahimlay sa bawat panahon ay isa. Pag narinig yung mensahe sa panahon yun, nung binhi na itinanim niya sa panahon yun, sila ay magkakaisa, magyayakap, at mabubuhay yung binhi ni Lord na yun. At sila ang nagsisilbing tight ni Lord sa panahon yun. Amen. Sa Ephesus, meron siyang tight. Bakit? Kasi meron siyang tinanim na tight dun eh. Amen. Before the foundation of the world, tinlalagan niya yung mga taong yun. At pagdating ng mensahe sa panahon yun, amen, sila ay gigisingin. They will be quickened. And the Lord will harvest His tithe. Yun ay bayan ko. Yun ay mana ko sa panahon yun. Bawat kapanahonan, meron akong mana. Meron akong harvest. Amen, ano yun? Special portion. Kaya may utos siya. Yung unang bunga, yung ikapo nung inyong mga, praise God, mga tinatangkilik ng inyong mga bunga, ng inyong aanil, ibigay niyo sa akin. Because that's my special portion. Dahil tipo lang yun ng kanyang mga anak na pinili mula sa lahat ng dako ng sanglibutan. Ito'y mistulang ikapo ng ni Lord. Amen? So the bride is the Lord's tithe. God commands His people to pay tithes. He never demands something He does not do Himself. Only the Levites received tithes, but paid tithes themselves. God paid tithes when He sowed His seeds in the book of life. And He received tithes in every age when He quickened those seeds. Who shall live in the city? Who shall live in the city? Dun sa bagong, amen, langit at bagong lupa. Amen. He's tithing. Ang pinili, ang nobya, ay papasok doon. 106 ng Psalms, verse 4. Ang sabi dito, remember me, O Lord, with the favor that Thou bearest unto Thy people. Tingnan niyo yung panalangin ni David. Alalahanin mo ako, Panginoon, sa pamamagitan ng pabor na iyong binigay o daladala para sa iyong bayan. Ano ibig sabihin nito? E merong special favor si Lord. Amen? Special na pabor para sa piniling bayan. Na ang hiling ng isang pinili, kasama doon sa piniling bayan yun, pag inalala mo ko, Lord, alalahanin mo yung special favor na inilaan mo para sa piniling bayan mo. In other words, merong mga tao na inaalala si Lord, pero hindi ayon doon sa special favor na yun. Diba? Meron tayong mga tao na alala, naalala kita, ikaw. Ikaw yung ano, ikaw yung minsan nagpahiram sa akin ng batya, nung ako yung mga ilangan ng batya. Diba? At dahil doon ay, you know, napalapit ka sa akin, diba? Pero iba yung tao na pag naalala mo, ay meron kang nararamdaman na special sa kanya. May special favor ka. Amen? Alam, ikaw yung tao na ano, ikaw yung nagpautang sa akin. I'm thankful for that. Pero meron tao na, praise God, pagka naalala mo, parang nagliliwanag ang buong paligid. Biglang nagiging parang rosas ang paligid. Huwag niyo sabihin, amen, naapektuhan ako ng Valentine's Day. I'm just illustrating. Hallelujah. Why? Because that person is special to you. Mabanggit lang yung pangalan. Iba yung favor nung taong yun. At sabi ni David, Lord, alalahanin mo ako. Pag inalala mo ako, huwag mo alalahanin tulad ng iba lang mga taong ordinaryo. But alalahanin mo ako with that special favor, Lord. Amen. Special favor na kaya mong ibigay ang lahat para dun sa bayan na yun. Kaya mong itayang yung sarili. Kaya mong bumaba mula sa kalalatian at magkatawang tao at akuin ang kanilang kasalanan. At napako sa krus. At tikman lahat ng pagdurusa din sa ibabaw ng lahat ng lupa because of them, because you have a special favor for them before the foundation of the world. Handa mong ilapag ang iyong sariling buhay para sa kanila. Alalahanin mo ko bilang isa sa kanila, Lord, when you remember me. Huwag mo ko alalahanin bilang isang Baptist lamang o isang Presbyterian o isang church member lamang. Remember me with that favor, Lord. Nalalamang sa pinili mo. Oh God, oh visit me with thy salvation. Verse 5, that I may see the good of thy chosen, that I may rejoice in the gladness of thy nation, that I may glory with thine inheritance.
Hallelujah. Psalms 48. Simula sa verse 1. Sulat niyo mga scriptures. Ay, napakaganda mga scriptures nito. Papakita ng meron talagang special portion si Lord. Meron siyang portion na itinuturing. Amen. Sa kalagitnaan ng maraming mga tao, meron siyang portion na itinuturing para sa kanya. Sa laki ng mundo, merong special spot na pinili si Lord. Psalms 48. Sabi dito, a song and a psalm for the sons of Korah. Great is the Lord and greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion. On the sides of the north, the city of the great king. So, yung Zion is just a portion of Jerusalem, actually. It is in the sides of the north. Naalala niyo yung gustong puntahan ni Lucifer? I will ascend. Diba? Gusto niyang puntahan yung sides of the north. Because the side of the north is a chosen spot. Yung palang Zion ay nasa sides of the north. Doon sa Jerusalem, nandun siya sa bandang norte. At yung lugar na yun, actually, yung lugar na tinawag ni David na City of David. It's also the city of the great king. And Zion always represents the elect. Sabi ni Brother Benham, amen, kung nagbabasa kayo ng message, amen, palaging yan ay tumitipo sa nobya ni Kristo. Hallelujah. Beautiful for situation. The joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great king. Amen. Nung likain, nung pagawa ni Lord ang tabernakulo kay Moises, binigyan siya ng instruction na ganitong itsura. Ganito mga materyales. Pero ang sabi niya, pagka inyong lilikpitin ang tabernakulo, dahil yung tabernakulo hindi po permanente, ito'y kanilang dinadala. Kung saan sila naglalakbay, tinadala nila yung tabernakulo, makinakalas nila. At ang instruction niya, doon sa bandang norte, in the size of the north of the tabernacle, ay hahabaan ni Moises ang sukat nung pinakatakip ng tabernakulo. In the sides of the north, it's a chosen place. Alam niyo bakit? Kasi pagka kanilang titiklupin, kanilang lilikpitin yung tabernakulo, yung mahabang parting yun ng covering ng tabernakulo, ang pinangtatakip nila, kumbaga, binabalumbun nila yung buong tabernakulo sa pamamagitan ng sobra-sobrang, amen, bandang yun ng covering ng tabernakulo, the sides of the north. So yung mga kurtina at lang mga gamit na importante ay babalutin nila noon. What's that? It's God's protection, kumbaga, para ingatan ng tabernakulo. Amen. In the sides of the Lord. In other words, precious, hindi sapat yung ating sariling pagpili. Oo, pumili ka pa rin. Kailangan mo mag-decide. Kailangan mo piliin na magsisi, tumanggap kay Lord, magpabautismo sa pangalan niya. Pero hindi sapat yung ating pagpili. Kundi tayo hinirang ng Diyos bago pa itatagal sang libutan. Amen. Wala tayong tiyak na proteksyon. At ang protection ni Lord ay yung election niya in the sides of the Lord. Meron siyang piniling bahagi. Amen. Na hallelujah, gagaming, amen, protection ng kanyang pinili in the sides of the Lord. Typing the tabernacle now. Amen. Doon sa bandang yun, ay hallelujah, ay ibabalumbun niya ang protection niya sa inyo. Hallelujah. Psalms 132 verse 13. For the Lord had chosen Zion. He had desired it for His habitation. Pinili raw ni Lord ang ano? Zion. Hindi ang lahat ng lugar sa Jerusalem, pero particularly yung Zion. He had desired it for His habitation. Amen. At yung lugar na yun, kagaya na sabi ko kanina, nandun yung alam natin ngayong dome. The dome dun sa spot na yun. Sabi, he had desired it. Yung salitang desired ay galing sa salitang ova. Means to desire, to long for, wait longingly, or prefer. Prefer. Long for.
Amen. Iyong pakanasahin. Iyong hinintay na matagal para makamit. Yun daw ang Zion para kay Lord. Matagal niyang hinintay para makamit. Amen. Anong dahilan? Bakit ito'y kanyang pinili at hinangat na makamit? Sabi sa verse 14, this is, sa verse 13, he hath desired it for his habitation. Alright, gusto kong pansinin nyo na yung indwelling or habitation ay sumusunod sa election. Pinili niya muna para gawing tahanan, habitation. Kung kaya kailangan piliin ka muna bago ka panahanan. Are you listening to me? Hindi lahat pinili niya, kaya hindi lahat tatahanan niya. Beautiful. Maraming iglesia ngayon na Christian. Sumasamba din, umaawit din, nagpupuri din kay Lord. Pero sabi ng ating propeta, they will not have the indwelling presence of God because they are not under the blood dahil hindi nila tinanggap yung message of the hour. They will be saved. They will be given eternal life. Pero ang sabi, ngayon, amen, ang tanging pinananahanan ni Lord ay yung kanyang pinili before the foundation of the world. Maraming mas malalaking iglesia. Maraming mas magagandang iglesia. Can you say amen? Mas maraming mga taong, amen, sikat, marahil, popular, mayaman sa iba't ibang iglesia. Pero meron siyang hinirang na grupo ng mga tao. At sila lamang ang gusto niyang panahanan. For the Lord had chosen Zion, the bride. He had decided for His habitation. Oh, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. So indwelling follows election. At ang sabi pa niya sa verse 14, this is my rest forever. Here will I dwell, for I have desired it. Dito ko magpapahinga. Dito ko mananahan, dahil ito'y ninasa ko. Desired it, past tense, before the foundation of the world. In other words, hallelujah, sa lahat ng iba pang lugar, all I do is labor. Diba? Trabaho dun, trabaho dyan. Diba? Kinokontrol yung gera dito. Binibigyan ng hangganan ang mga salot. Iba't ibang klaseng trahedya at lahat. Sakuna. Trabaho doon, trabaho dyan. Pero pag nandito ako sa aking chosen habitation, I just rest. I rest. Dito ako nakasusumpong ng pahinga. Dito ako nakasusumpong ng kagalakan na hindi ko makuha sa iba pang lugar. Dito ako napapanatag. Oh, hallelujah. I'm telling you, church, amen, sana ang ating Panginoon ay hindi lang natin bisita sa church, kundi ito ay gawin niyang tahanan, pahingahan, habitation. Hallelujah. Hindi lahat ng tao ay pinili niya. Think of it now, kung ikaw, sigurado kang pinili ka ni Lord, ikaw ay pinili niya. Sa akin na dami-dami ng tao. Hindi ka kasing ganda marahil nung iba. Hindi kasing tikas, hindi kasing yaman, hindi kasing popular, pero ikaw ang pinili niya para panahanan. Ikaw ang pinili niya para tahanan niya, para pahingahan niya ng kanyang presensya. Hallelujah. Amen. At gusto ko maging ganun tayo sa ating Panginoon. Diba? Pinili niya particular spot, pinili niya particular people. Amen. Pwede natin applyan sa atin. Pinili niya particular body, particular soul para panahanan niya. And so, dapat maintindihan natin na we don't own this body. Amen. Solely now. Hindi lang sa atin na lang itong katawang ito. Dahil kung yan ay pinili ni Lord para panahanan niya at tinanggap mo na siya, siya ay nananahan na sa iyo. You share the body. You share your home with the Lord. Ano ibig sabihin nun? Amen. Siguraduhin mo. Amen na
Lahat ng iyong pinapalibot dyan sa tahanan yan, nilalagay sa tahanan yan, ay kaaya-aya sa Kanya. Huwag mo isipin na tuwing magsisimba ka lamang, sakalang si Lord dumarating at nandito. If you are part of that tabernacle, of that elected, of that home, amen, saan ka man naroon, ang Diyos ay hindi umaalis sa iyo, nananahan sa iyo. Hallelujah! In other words, kung talagang tahanan ka niya, hindi ka mamumuhay ng iba doon sa labas kesa doon sa pamumuhay mo sa loob ng church dahil inisip mo nandito na ang Panginoon. No, you are His tabernacle. Amen. Kung paano siya sa church, ganun din siya sa ibang lugar, sa eskwela, sa trabaho. Can you say amen? Amen. Sa pakikitungo mo sa ibang kapwa, because you are His tabernacle. Hindi siya pumupunta diyan para maging bisita lamang. Pagkatapos ng ilang panahon, ay alis ako. No, He has chosen you to be His dwelling place. His resting place. Yeah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Ibig sabihin noon, amen, kahit yung ating mga tahanan, we share that, yung ating literal na tahanan, we share that with the Lord kung totoong siya ay nananahan sa atin. Ibig sabihin noon, hallelujah, kung ano yung nandun sa tahanan natin, yun din ang nasa paligid ni Lord. Dahil siya ay nasa iyo. Naintindihan nyo? Amen. At hindi siya makikinig ng musika na hindi niya gusto. Hindi siya manonood ng mga panoorin na hindi niya gusto. Hindi siya nasisiyahan sa atmosphere na hindi niya gusto. Ano yun? Because He shares our home. Siya ay nasa atin. Amen. Kung ano yung gusto niya, dapat yun din ang gusto natin. Kung ano yung kaaway niya, kaaway din natin. Kung ano yung ayaw niya, ayaw din natin. Mahirap yung meron siyang kaaway, pero kaibigan mo. Paano niyo isinishare yung tahanan na ganun? Meron siyang gusto, pero ayaw mo naman. Kung talaga siya'y nananahan sa'yo, and you share that body with Him, kung ano yung gusto niya, yun na rin ang gusto mo. Kung ano ayaw niya, yun ay ayaw mo. Klase ng musika na gusto niya, yun ang pinapatugtog mo. Hallelujah! Praise the Lord. Now, this Zion was nothing but a Canaanite city bago siya maging Zion na pinili ng ating Panginoon. A place that requires more labor than all. But God desired it and chose it. And He had David to capture it from the Jebusites. It's a Jebusite city, yung Zion. Pero kailangan makipagpunyagi ni David para makapture yung particular spot na yun. Hallelujah. At itong Zion, itong Jerusalem, sabihin na natin, ay isang lugar na palaging kailangan bungkalin, kailangan i-fertilize, kailangan ng maraming labor para makapag-yield ng masaganang bunga. Maraming mas fertile na lugar kaysa si Jerusalem. Maraming mas magandang lugar. Pero ang Jerusalem ang pinili niya. It's nothing but a Canaanite, a pagan, a heathen place. Pero yun ang pinili ni Lord dahil meron siyang nakikita beyond the surface. Hallelujah! Alam niyo ba na doon sa Zion, ang sabi ni Brother Benham, doon manggagaling yung bundok na uusli mula sa lupa. Ibig sabihin nun, malaking bahagi nung piniling lugar na yon ay nasa ilalim pa ng lupa. Yun yung lugar na kung saan ang bundok ay mahati sa gitna. Bakit? Kasi may lalabas na isang mountain. Amen. Nabababaan ng New Jerusalem. That particular spot. Kaya kahit anong itsura, kahit na gano'ng kahirap trabahuhin, it requires more labor than any other place. Mas maraming gera na nagaganap doon. Grabe ang tensyon sa lahat ng panahon. But that's His chosen place. Hallelujah. Mas maraming labor ang nire-require sa mga pinili ni Lord. Mas maraming pagpapagal ng mga ministro. Mas maraming pagpupuyat, mas maraming pagsasaliksik para paglingkuran. Bakit? Kasi meron tayong bahagi, amen, na nasa ilalim pa ng lupa. Amen, hindi makita sa unang tingin. Amen, ordinaryo kong tingnan. Higit na hamak kesa sa iba.
Mas mahihirap, mas maraming kailangan i-irrigate, kailangan bungkalin, kailangan trabahuhin. Hallelujah, kailangan pagpasensyahan. Hallelujah. Kailangan bigyan ng maraming pagtitiis. Paalalahanan, ipanalangin. Can you say amen? Labor, labor, labor. Bakit? Kasi alam ni Lord, sa ilalim niyan. Hallelujah. Sa ilalim ng lupang ito ay ang tunay na treasure niya. No wonder sa 2 Corinthians 4:17 at it was, amen, we have this treasure in earthen vessel. Lupa. Sisidlang lupa. Amen. Sabi niya, hindi maraming mararangal na tao. Hindi maraming mga mayayaman. Hindi maraming mga matatalino ang pinili ni Lord. Hallelujah. Pero sa loob nila ay may bahagi ang Diyos na siya lang ang nakakakita at di makita ng iba. Sa iba, parang, ano bang special dyan sa mga tao ngayon? Eh, parang kung sino sila, parang kung sino silang you know, mangarap at lahana, parang bang meron silang hinihintay na kung ano. Meron nga. Hallelujah! Hallelujah! Ano ba yung mga tao ngayon na hindi naiinggit sa atin? Samantalang mga pobre at lahat at simbahan nila nandiyan lang sa sulok. Amen! Hindi nila makita. Ang Diyos nakikita niya kung ano yung nasa ilalim. Out of Zion will come out the great mountain. Hallelujah. Nalalabagan nung, amen, ng bagong Jerusalem na nakita ni Juan na bumababa sa langit, na sabi na, na papalamuti ang tulad sa isang nobya. Praise the Lord. Nothing but a Jebusite city, a Canaanite city, a pagan city, a Gentile city, a heathen city. Ganon tayo dati. Nothing but a pagan people. Sumasamba sa mga Diyos-Diyos at lumalakad ng palood patungo sa altar. Pero, amen, lingit sa inyo, pinili kayo ni Lord. At pwede kung paano si David ay kinailangan makipaglaban para dun sa spot na yun yung binigay niya kay Joseph. Si Lord ay nakipaglaban para sa spot na ibibigay niya sa inyo. Naisip niyo ba yun? Hallelujah. Inahamak tayo ng sanglibutan, pero iba ang tingin ni Lord sa atin. Hallelujah. Yung spot na ito, yung lugar by my side, yung lugar by my throne. Hallelujah. Yung itatabi ko sa trono ko, itong tronong ito ay aking, praise God, paghihirapan. Yung ilalagay ko dito, amen, ibibigay ko ang buhay ko, patadanakin ko aking sariling dugo para sila ay may pagwagi ko. At hindi yung para sa ibang mga tao, para lang yun sa kanila. Think of it. Place. Nung makita ni Juan, sabi, merong isang nagtagumpay. Huwag ka nang tumangis, Juan. Dahil ang leon mula sa lipi ni Huda ay nagtagumpay. Pagtingin ni Juan, ang sabi, ang nakita niya, isang duguang kordero na tila galing sa pakikipagbaka. Amen. Kaya siya nagkaganon. Dahil he gained, amen, a special spot para sa inyo. Because you are His special portion. Hallelujah. So kinapture ni David. Pagkatapos ay tinayo ni Solomon ang templo doon. At pagkatapos nung i-dedicate nila, ay pumasok ang presensya ni Lord. Kinapture ni David. Tinayo ni Solomon. At pumasok ang Diyos sa templo. Hallelujah. Kinonker ng kanyang dugo. Nilinis ng kanyang biyaya pagkatapos ay ngayon pinananahanan ng kanyang espiritu. Sana naintindihan niyo kung sino itutukoy ko. Katulad ng Jerusalem, kayo ay pinagwagi ng ating Panginoon sa pamamagitan ng sarili niyang dugo. Pagkatapos ang biyaya niya ay tinayo kayo unti-unti. 3 steps of grace, ang sabi nga ni Brother Micah, para ano? Para mapanahanan ng kanyang banal na espiritu. Now you are His habitation. Hallelujah. Deuteronomy 11:11 hanggang 12, sabi dito,
But the land whither you go to possess it is a land of hills and valleys, and drinketh water of the rain of heaven. Ang lupain ito ay lupain ng mga burol at mga lambak. In other words, hindi kagandahan. Mga burol. At ang lupain na ating pinasok, yung karanasan na ating pinasok, na pinili ni Lord para sa atin, ano, ay lupain ng mga burol. At minsan, yung lambak ay mas mahaba kaysa sa burol. Diba? May mamalilit na burol ng tagumpay. Pagdiriwang, kasiyahan, kasaganahan. Pero, sabi, ito'y lupain din ng mga lambak, ng mga libis. Minsan, mas mahaba yung libis. Mas matagal yung hapis. Minsan, mas matagal yung pagtitiis. Eh, kumpara dun sa mga saglit, amen, na amen, kaligayahan at, you know, kasaganahan. But still, that's His chosen place. Yung lupain na ipapakupkup ko sa inyo ay lupain ng mga amen, burol at mga libis, and drinketh water of the rain of heaven. A land which the Lord thy God careth for. Yun ang importante. Hindi importante kung anong itsura. Ang importante, ito yung lupain na pinagmamalasakitan ni Lord. Inaalagaan niya. The Lord careth for. Hallelujah. The eyes of the Lord thy God are always upon it, from the beginning of the year, even unto the end of the year. Think of it now. Hindi magandang bayan. Maraming mas magagandang bayan kesa sa Jerusalem. Amen. Pero hindi yung mga bayang yun ang pinili ni Lord para gawin niyang capital. Hindi Maynila ang pinili ni Lord. Hindi Los Angeles. Hindi ang mga lugar sa Australia o sa New Zealand na napakaganda. Pero ang pinili niya ay tigang na lugar. Mas kailangang trabahuhin. Maburol, malibis. Can you say amen? At kung makainom ng ulan, ay parang uhaw na uhaw. Dahil sa tigang. Praise the Lord. Pag binuhusan ni Lord ng kanyang espiritu, grabe kung makahigop. Grabe kung makainom. Maraming mas magagandang grupo, mas malalaki. Pero pinili niya itong grupong ito. Ang kanyang pinili. Hallelujah. Mm. At ang paningin niya ay hindi nawawalay sa kanila araw at gabi. Simula nang kayo isilang. In fact, bago pa kayo isilang. Hanggang sa uling hininga nyo sa katawang ito, hanggang doon sa kabila, pag pinalitan na ang inyong katawan, ng malalhating katawan, ang kanyang paningin ay mananatiling nakatutok sa inyo. Deuteronomy 32 verse 10. Tuloy natin yung pagbasa. Sabi dito, He found him in a desert land. Yun na nga yun eh. Sa nasumpungan ng bayan, desert land, and in the waste howling wilderness. He led him about. He instructed him. He kept him as the apple of his eye. Tingnan niyo kung gano'ng special ito. Na? Kahit pa nga gano'n yung lugar kung saan natagpuan kayo. Tigang, ilang, diba? Walang kabuhay-buhay. Yun ang ibig sabihin ng tawag dito, waste howling wilderness. Pero galing doon, kayo inakay niya. At tinuruan niya. Can you say amen? At iningatan niya, he kept him as the apple of his eye. Kept means, galing sa litang notsar, to guard, watch over, keep, to preserve, guard from dangers, guard with fidelity, be blockaded. Iningatan kayo, ginuwardyan kayo. Tulad saan? Sa apple of his eye. Para makita mo gano'n kay special, paano kayo iniingatan ni Lord. Alam niyo ba kung ano yung apple of the eye? Ha? Yun yung pupil. Pupil. Yung pinakagitnang bahagi ng ating mata. Ang Diyos, nung likay niyang ang katawan natin,
Dinisenyo niya ito para yung mga mahalagang bahagi ay merong karampatang proteksyon. At ang mata, isa sa pinaka-importanting bahagi ng ating pagkatao. Na yung pupil nito ay napakaraming proteksyon. Unang-una ito ay nasaan? Nasa dito matigas na bahagi ng ating bungo, malalim na bahagi. Ano yun? Sinadya ni Lord yun, ilagay niya dahil pinoproteksyon niya yung mata niyo. Sabi kasi, tayo iningatan. Ang Israel iningatan niya tulad sa pupil ng kanyang mata, the apple of his eye. Alam niyo ba na yung mata natin, meron 6 protective layers? Pero bago pa yon ay meron kayong kilay. Palagay niyo, design lang yan, pagandahan lang ng kilay yan. Napakapalan yan, panipisan lang. May layunin dyan. Yan ay proteksyon ng inyong mata. Para pagka nagpipyon kayo, yung alikabok ng... kasi may project sa taas, diba? Alikabok ng simento, hindi pumasok agad dun. Masala ng inyong kilay, masalo ng kilay nyo. Hindi lang yun. Pag nakalusot sa kilay, meron kayong pilik mata. Yung pilik mata ay ginagamit ng Lord para salain yung, tawag dito, yung mapagpinsalang sikat ng araw. Para tumama ng direkta sa inyo, sinasala nung para hindi makapinsala sa mata nyo. Yung mga pilik mata nyo, hallelujah, ay dinesign ni Lord para proteksyon ng inyong pupil, ang inyong mata. Hindi lang yon, meron pa kayong talukap ng inyong mata. Yung eyelid. Isipin nyo kung wala kayong eyelid pag natulog kayo. Kaya dilat. Kinapangan ang lahat ng klase ng insekto yan, kinagat ng lamok at... Di ba? But the Lord designed that to protect the eye. At meron kung anong nagtitrigger, amen, na lumuha ka, konting mapuingyan, luluha ka ng gusto. Bakit? Kasama yun sa protection. Ang pinoproteksyon na, ang pupil! The apple of the eye! Nagsabi ni Lord, ang aking bayan, ang pinili ko, ang iglesia, kayo, ikaw, ay iningatan ko tulad sa apple of my eye. You are the apple of my eye. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Hindi ka lang ginastify, hindi ka lang sinanctify, binaptize ka ng Holy Spirit. Yan ay protection mo. Can you say amen? Hallelujah! At ikaw ay sinelyuhan ng banal na Espiritu para hindi ka na mapahamak kailanman. You're sealed until the day of your redemption. Because you are the apple of His eye. Sabi dito, Psalm 17 verse 8, and then we're going to close. Amen. Ilang verse na lang. Keep me as the apple of the eye. Hide me under the shadow of thy wings. Zechariah chapter 2 verse 8. For thus saith the Lord of hosts, after the glory hath he sent me unto the nations which spoiled you, for he that toucheth you toucheth the apple of his eye. Alam niyo ba yun? Sino mang gumalaw sa inyo ay parang dumudot-dot sa mata ni Jehovah. Dahil kayo ang apple of His eye. Sabi niyo kung gano'ng kasakit yung madutot yung mata niyo? Sabi niyo, pagka ginalaw kayo, ganun nasasaktan si Jehovah. Because you are the apple. Kaya palang kabilin-bili na niya, amen, touch not my anointed and do my prophet no harm. At pagka ginalaw niya yan, yung mata ko, ay dinudot-dot nyo. Yung mata ko ay ginagalaw nyo. Because they are the apple of my eye. Hallelujah. Anong gagawin ni Lord para proteksyonan ang kanyang mata? Para ipaghiganti ang kanyang mata. Amen? Kaya hindi ko maintindihan yung mga tao hindi natatakot na, you know, magsalita ng laban sa propeta ni Lord. And you know, prophets are seers. Tagakita yun ang mata ni Lord. Hallelujah. Sa bawat panahon. Amen. Sa panahon natin, nandito tayo sa panahon ng mata. Pero after the prophet, umakit na tayo sa panahon ng isip. Sabi ni Barbara, wala nang moving faculty. Amen. Amen. Sa ating kinaroroonan, nandito na tayo sa isip ni Lord. Pero nagkaroon tayo ng mata sa panahon ito. Amen. At may mga taong dumudutdut sa mata ngayon. Anong gagawin ni Lord sa kanila?
Hallelujah. For thus said the Lord of hosts, after the glory hath he sent me unto the nations, he spoiled you. For he that toucheth you, toucheth the apple of his eye. Hallelujah. Tayong lahat ay magsitayo. The Lord's portion. Piniling bahagi. Kayong bahagi ni Lord. Kayo ang mana niya. Kayo ay ninasa niya bago pa itatagas ng libutan. Kayo'y pinakaiingatan niya. Kayo'y pinili niya for a special purpose. Kayo'y hinirang niya para panahanan niya. Meron siyang nakikita sa inyo na hindi nakikita ng karaniwang mata. Meron siyang kayamanang nakikita sa inyo na hindi nakikita ng makataong pananaw. Hallelujah. It was way deep inside of you is a part of God. Ang Diyos ay hindi racist. Para ibigay niya yung puti lamang, o yung itim lamang, o yung dilaw lamang, o pula lamang. Pero pagdating sa election, siya ay racist. Bakit? Kasi yun lang talagang bahagi niya ang kanyang pinili. Hindi ibig sabihin na iba hindi niya mahal. Yung iba ililigtas niya rin. Yung iba bibigyan niya ng lugar dun sa eternity. Yung iba bibigyan niya ng lugar sa paligid ng New Jerusalem. Yung iba inaalagaan niya. Yung iba pinapagpala niya. Yung iba binigyan niya ng ministry. Binigyan niya ng mga kaloob. Pero hindi lahat ay merong bahagi ng Diyos na nandun sa kanilang kaluluwa. The tithing of the Lord. Pinili. Hinirang. Pinakanasa-nasa ni Lord. Na marating maangkin. Ipinaglaban niya. Para kanyang matahanan at gawing pahingahan. Para kanyang mapagpahayagan ng kanyang sarili ng lubusan at ma-express niya kung sino siya. Walang ibang lugar kundi yung portion na yun. The Lord's portion. Hallelujah. Dear Jesus, Panginoon, nawa ay Ikaw ang magbigay ng kapahayagan na kailangan ng mga anak mo tungkol dito. Na kanilang ma-appreciate, Lord, ang pagpili mo sa kanya, sa kanila. At kanilang ingatan ang kanilang patutuo at kanilang pamumuhay. Dahil nalaman nila kung paanong bago pa itatagas ang libutan, ninasa na sila ni Lord. Pinili na sa maraming mga tao. He chose this group of people. At bahagi siya bilang individual. Bahagi ang bawat isang naririto. Because mula doon sa kanilang kalooban ay merong kang palalabasin na kagandahan, Lord. Beautiful for situation, the joy of the whole earth. Isa sa mga araw na itong Jerusalem ang magiging kagandahan ng buong sanglibutan. At makikita yung bagong Jerusalem na yun kahit napakalayo yung lugar, Lord, magniningning siya dahil palalabasin mo ang tunay na ganda niya sa takdang panahon. Father, marami pang mga kailangan ayusin, Lord, sa lupon na ito. You still labor, Lord, with the ministry para bungkalin, para, Lord, i-fertilize, paulanin, Panginoon, dito sa lugar na ito dahil gusto mong ilabas nila yung bunga na manggagaling doon sa kalooban, Lord. Oh God, hindi galing sa labas ang kagandahan nila, kundi galing sa loob.
ay lalabas, Panginoon, ang kagandahan mo sa kanilang katauhan. Tulungan mo ang mga taong ito, Ama. Let them see it, Lord, how special they are to you. And how special you are to us, Father. Kung kami kayamanan mo, then lalo na, Panginoon, itinuturing namin, ikaw ang aming kayamanan. Ikaw ang aming portion. Kung paano ang aming propeta, Lord, nung minsan ay, Lord, na naghili siya dun sa ministry ng iba't ibang, Lord, kakontemporary niya, Lord, Billy Graham, Oral Roberts, lalakihan ng mga building nila at mga properties ng ministry nila. Pero, Panginoon, nangusap ka sa kanyang, sabi mo, tumingala ka. At nagsabi mo, I am your portion. Ayaw mong tumingala kami ngayon, Lord, at aming mapag-unawa kung ano ang bahagi namin. Oh, God, hindi kami nagkaroon ng maraming pag-aari sa ibabaw ng lupa. Marahil hindi kami magkakaroon in our lifetime here, Lord. Pero ikaw ang aming bahagi. Ikaw ang aming mana. Ikaw ang aming kayamanan. Oh, God, hallelujah. At dahil doon ay kontento na kami, Panginoon. Ikaw ang aming kayamanan. Kung paanong kami ang iyong kayamanan, Lord. We thank you. Bless your people. Oh God, take care of them, Lord. Alam mo kung anong kailangan nila, Lord. Kung ikaw ay nakatitig sa kanila, nakatingin, Lord. Alam mo kung anong kailangan nila bago sila umalis ngayon, Lord. Huwag mo hayaan, Panginoon, hindi nila makamit. Oh Lord, as they lift their voice to you, Lord, and ask for it in your name, for your glory. Kung meron dito hindi pa nakakilala sa iyo, ayaw mo, Panginoon, ang panawagan mo sa pamagitan ng pangaral na ito, sa kilos ng iyong espiritu sa kanyang puso, Lord, ang magpasimulang humatak sa kanya sa tamang direksyon, sa daang yun ng buhay at kaligtasan at buhay na relasyon sa iyo, Ama. I pray that in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Lord. We'll sing forever. We have just begun. His promise is hard. Thank you, Lord. The angels listen. And yes, Lord. So that to be forever to rejoice. We'll sing forever. Sing it one more time. We'll sing forever. And we have just begun. Oh, as David struck. We'll be singing this song also. The song of Moses. Hallelujah. We'll sing the song of our lives. We'll sing forever. We're gonna sing forever. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, God. Amen. Take your pleasure, Lord. Amen. Anihin mo ang kagalakan sa pinili mong bayan, Lord. Amen. Kaluguran, Lord, na hindi mo makukuha mula sa ibang lugar. Anihin mo sa iyong mga anak. As we surrender our lives to you completely, in Jesus Christ's name. Amen. God bless you. Kamayan tayo. Tapos na ating gawain. Amen. Hallelujah.